Naku. Pasensya na po. Nakalimutan ko sa kakainsayo ko. Kaya ko nang mag-isa to. Wala kang problemahin. Salamat, Nay! Mag-iingat po kayo! Okay, Kimura! Po! Ayos na yung application nyo para sa Class A Tournament. Salamat po, sir! Ayos! Tuloy na tayo ngayong taon! Eh, teka, ano po ba yung Class A Tournament? Ah, yun ba? Ay, isang tournament yan na pwede lang salian ng mga boksingerong may Class A license. Panay mga magagaling ang kasali dyan, pati yung number one sa rankings, kasali. Talagang high level na tournament! Makakasali dun sila, Sir Aoki? Oo, ang gagaling nila, no? Bata, sinali ka rin namin. Ha? Alam na ba, David, hindi ka rin tatagi, kaya sinama ka na, David. Ako? Sa Class A tournament? Kasali? Mahirap doon. Halos kakapanali mo pa lang ng isang laban, meron ka na agad na susunod na laban. Pero kung manalo ka naman, ikaw ang mabibigyan ng priority na lumaban para sa Japan title. At hindi ba yun din naman talagang gusto mo? Priority na lumaban para sa Japan title? Lalaban po ako! Tapos ikaw naman. Ako po. Kukuha ka na ng pro boxing test. Huh? Pro boxing test po? Basta ipakita mo lang lahat ng natutunan mo na. Wala ka nang dapat problemahin pa. Pro boxing test? Ano ka ba naman? Ngayon pa lang, takot ka na. Pero kasi... Ano ka ba? Ano ba sa palagay mo sa lahat ng mga tinuturo namin sa'yo? Baliwala lang? Oo nga, kayang-kayang mo yan. Yamada, ikaw pa. O sige, kailangan mag-champion tayong tatlo. Tapos dapat mong masasiso ka, Michi. Ayos ba yun? Oo! Tapos meron pang balita sigurado magugustuhan ninyo. Huh? Huh? Meron pupunta TV crew para gumawa ng isang report dito mismo sa Kabugawa Gym. Ha? TV crew po ba kanyo? Hindi lang yun. Ang mag-i-interview sa inyo, si Kumiko Morita. Si Kumiko, babes! Yung cute na artista! Ano gagawin ko? Nagkakako noon! Tatanungin ko yung kung ano ang mga pangarap niyo at mga ambisyon sa pagboboxing. Hindi naman daw sila magtatagal, basta pagbigyan niyo lang sila sa mga interview. Interview ni Kumiko, babes! Buti na lang naging boksingero ako! Si Kumiko ba? Sigurado mahihirapan ako mag-concentrate dito. Oh, Takamura! Ba't nandito ka? Huwag na kayong mag-ambisyon, oy. Ako lang ang pwede kausapin ng si Kumiko. Sa akin lang interesado yun. Teka, hindi naman pwede yun, no? Pantay-pantay tayo dito. Hindi man pwede yung sapawan. Wala akong marinig! Hindi kami babayad! Sige ka, makikita sa TV yung pang-api mo sa amin! Baka gusto niyo dalawa siguraduhin kung hindi na kayo ma-interview! Bubukingin kita sa TV! Wala kang magagawa kung hindi pumayag, Takamura! Hindi ka nila sinasali sa usapan, Saripo. Magandang hapon sa inyong lahat. Si Kumiko Morita po. Ipapakilala ko sa inyo mga kabataan nating pumasok sa pagbaboxing. Sa totoo lang, kinakapaan po ako talaga. Paano natatakot akong buksan ng kahit konti ang pinto na to? Pero pagbubutihin ko po, palalakasin ko po ang loob ko para sa inyo. Ayan na siya! Sana ko! Nice pity place! Supply naman ang ingles mo. Oh, autograph naman! Ako rin dito, oh! Hihingi rin ako! Ipe-frame ko pa! Ganito po ba talaga ang mga tao dito? Nagkamali yata tayo ng pinuntahan gym, ah. Hoy! Kami naman! Eto po na mo! Papakita ako kayo ng galing ni The Great Takamura! Yan ang number one na suntok sa mundo! Wow! Yan po ang ating middleweight champion na si Mr. Takamura! Tingnan ninyo yung napakabigat na punching bag, talagang nayayanig na gusto! Kumiko, babes! Eto naman ang tingnan mo! Mas mahirap na ensayo yung ganito! Hindi namin tinutodo yung mga suntok namin, pero magandang ensayo ito para siguradong panalo! May patawa-tawa pa, parang hindi sila naghihirap. Hindi, talagang magagaling ang mga boksingero sa gym na to. Kaya pa na matataas sa ranking. Huwag mo kukunan yun. Opo. Para ako nasa palasyang puno ng mga tunay na lalaki. Mararap naman dito ang lakas pinapapalas nila. Ako rin, dapat may gawin ako para makuha ko rin yung atensyon niya. Hindi! Ano ba pumasok sa ulo ko? Hindi ko dapat makalimutan yung pangarap kung makakalabang ko yung champion! Dapat mag-ensayo lang ako! Hindi ako naiingit! Hindi ako dapat gumaya dyan sa tatlong itlog na yan! Hindi ako dapat magpa-apekto sa mga kalokohan nila!
Hindi dapat. Ikaw ba si Makunoji? Baka pwede makipag-sparring ka lang sandali. Sparring? Hindi na ako manunod sa kanila. Makikipag-sparring rin ako sa isa sa kanila. Siya si Ippo Makunoji, isang featherweight na rookie champion ngayong taon at number 5 sa ranking. Bakit naman si Ippo pa? Naman! Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakip na boksingero. Kung maaari sana, medyo pumorma ka naman na para sumusuntok ka talaga, no? Ha? Oo! Wow! Nakakatakot talaga! Hindi maganda kung sa mukha ako susuntok. Kunyari, susuntokin kita sa katawan, ha? Babagalan ko lang para kayang-kaya niyang iwasan. Pinamaan ako! Maabuso kang bata ka! Hindi pwede ganun lang! Gusto ko mas exciting at natin! Bigyan mo ba ako ng kombinasyon? Sige, bahay mo! Ah! Ayun na naman sila! Hindi ako pwedeng padala sa kanila! Pinamahan ako dun, ha? Hindi ko siya pwedeng pabigyan pagkat babae siya. Ba't nagawa ko ganyan si Sharipo? Nakakahiya ka, Ippo! Ako na lang ang lalaban dyan! Kung wala lang camera dyan, ako na mismo bibira sa'yo! Isa mo naman dyan, bata! Wala pa kaming tatlong minuto! Hindi pwede mauna ka! Ako muna, natalo ka sa jacket ko kanina eh! Maraming salamat, ha, boys! Salamat rin sa'yo! Babalik ka rito, ha! Si Sharipo nagagaya na dun sa tatlo? Ayun na! Wow! Kamugawa Boxing Gym! Nakakaya rin palang mapanood ang sarili mo sa TV! Oo nga eh! Hindi ka tulad nung kapag pinapanood mo lang yung laban mo! Itatanong ko naman ngayon kung anong ambisyon ng mga boksingero dito sa Kamugawa Boxing Gym! Ang ambisyon ko? Siyempre naman! Maging pinakamalakas na lalaki sa buong mundo! Basta hinahabol ko lang, tumaas pa yung ranking ko! Buti pa kayo! Nakasagot kayo ng maayos ah! Ikaw na susunod, Ippo! Ambisyon ko po ba? Basta para sa akin, pinagbubutihan ko lang po na manalo sa bawat laban ko. Ambisyon ko kasi yung ano ba yun? Anong klase sagot dyan? Ulitin mo lahat! Paano ko gagawin yun? Ang ambisyon ko lang ngayon, makalaban si AJ Tate, ang featherweight champion ngayon ng bansa natin. Yun lang kasi po ang nasa isip ko sa ngayon. Ay, buti na lang. Wala namang lumabas na mali sa sagot ko. Bakit? Anong problema? Naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin ng mga sinabi mong yan sa TV? Sinabi mo sa lahat ng nanonood na hinahamon mo si AJ Tate na lumaban sa'yo. Sinagot ko lang naman kung anong ambisyon ko ah! Ano magiging dati na sinabi mo sa gurong ngayon? Sa lakas nga nun, hirap sila makakuha na papayag lumaban sa kanya eh. Kung malaman niya ikaw pa nag-ahamon sa kanya, posibleng sa mismo magsabi ikaw ang susunod na makakalaban sa kanya. Susunod na agad? Hindi pwede, masyado mabilis yun para sa akin! Sana nga, ganun din ang isipin ng gurang ngayon. Kinakabahan ako. Kailangan mag-insayo. Ibang boxing gym naman kinuna nila. Akala ko tayo lang ang kinuna nila. Sa totoo, boxing gym naman po tayo. Meron po rito isang boksingero na nanggaling pa sa malayang lugar upang matupad ang kanyang mga pangarap. Sa ngayon, siya po ang number 3 sa ranking sa Japan Featherweight Division. Nagmula pa po siya sa Russia. Siya po si Alexander Port Zekic. Nagpunta ako rito sa Japan, dala-dala ang karangalan ng aking bansa. Ang mission ko ay maging isang world professional champion. Isang akbang lang para sa akin ang makuha mo na ang Japan Featherweight title. Kaya kukunin ko muna ang championship belt ng Japan. At kung nakikinig man siya ngayon, nahahapon kita, AJ Tate! Teka, di ba nung nakaraang taon? Siya yung naging world amateur champion. Huwag mo sabihin sa salary na isang yan sa Class A tournament. Posible yun. Russo, pambihira talaga. Hindi mo akalain makakatagap tayo sa panghamon ng gurang na yun. Ako lang ang nakasama kay Yamada. Hindi ko yata kaya ito mag-isa.
Yung tatlong itlog kasi na yun. Kung ano nung binibigay ni Daylan para hindi sila makasama. Dapat pakita ko kay Yamada na ako ang bahala sa kanya. Yung sa written exam, walang magiging problema dun si Yamada. Ang problema yung sa sparring session niya. Baka kabaan masyado. Hindi mailabas yung mga natutunan niya sa pag-iensayo. Kabadong-kabado rin ako nun. Naaalala ko. Pag-akyat ko sa ring, sobrang nakakasilaw yung mga ilaw. Dalawang taon na rin pala ang lumipas. Tapos na yung written exam. Nasaan na siya? Nasaan na yun? Gamitin ang kaliwa, igalaw-galawang ulo. Sabi ko na nga ba eh. Siripo! Yamada! Parang kulang kasi pag-iinsayo ko. Basta gawin mo lang yung mga natutunan mo. Tandaan mo lang mga kasama mo sa roadwork, sa sparring, mga nasa top 10 sa rankings. Oo nga, imposible naman meron pa mas malakas makakatapat ako kaysa sa inyo nila Sir Takamura. Di po ba, Siripo? Ganun na nga! O sige, tara na! Oo! Yamada! Oo! Humiha ka lang ng malalim para matanggal ka ba mo? Sige! Laliman mo yung paghinga! Ikaw pa rin! Malabas na lang! Fight! Susunod ng lalaban yung si Yamada. Siguro sumama rin sila sa mga nagtatas. Ano ba laban yan? Nag-iinsayo na ba talaga mga yan? Hindi naman yata tama yung ginagawa nila. Next, number 16, tsaka number 17. Opo. Yamada. Alam ka mo naman! Hindi ka ba nakakakit? Tumpa ka na agad. Okay ka lang ba, bata? Opo. Huwag kayong kakabahan. Basta pakita nyo lang ang mga natutunan nyo sa pagboboxing. Kaya mo yan. Bakit hindi mo ginagalaw yung ulo mo? Di ba yan yung inensayo mo? Wala ka! Ang sakit nyo naman magsalita. Ganyan! Gamitan mo ng jab! Anga-anga! Hindi na nahiya yung boxing gym na pinag-apply pa yan. Hindi nyo naman kasi alam kung gano'n siya naghirap para makarating dito. Huwag kang kakabahan niya, Mata! Huwag sagwaan niyo panahorin! Tingin mo na lang, Rep! Ano bang tinitingin-tingin mo dyan, ha? Ba't nyo sila pinagtatawanan? Nag-a-apply pa lang yan, mag-pro. Siyempre, hindi pa pulido ang mga galaw niya. Ano bang gusto mo, ha? Kahit wala pa siya sa forma, kahit natatalisod pa siya, pinagbubutihan niya talaga. May nakakatawa ba kung nagsusumikap ang tao? May sasabihin ka ba? Baka na ba naghahanap ka na naaway? Teka! Ano? Napatumba niya yung isa? Pwede ka nang bumaba. Talagang pinagbutihan mo. Hintayin mo na lang yung resulta mamaya, okay? Opo. Siripo, pwede na po ba yung ginawa ko? Talagang ginawa ko na lahat na magagawa ko. Kahit napabagsak ko yung nakatapat ko, baka hindi pa rin ako makapasa. Ang dami ko rin kasi natamong mga tama eh. May pag-asa pa kaya ako, Siripo? Yamada, ang ganda ng pinakita mo. Siripo? Nakakasuka. Nagdrama pa din yung dalawang magkamuka. Mukhang pumasasin sa Komichi, no? Siyempre naman, no? Tayo yata nagturo sa batang yun. Pero sandali lang, sino raw yung hindi na nahiya at nagdadrama pa? Nagkakaibigan na naman yung dalawang yan. Huh?
Cowboy! Nakita namin yung laban mo! Siguradong pasado ka na! Ano? Wala ba kayong masasabing dalawa dyan? Napakagaling ng sparring mo! Hindi may pagkakailan taga Kamugawa Boxing Gym ka! Yan yung dalawa kanina! Wala ka na namang ginawa sa manghirit itong dalawa! Eh, total, tinitingnan mo na rin ang masama pagbibigyan ka namin ngayong araw. Hindi na po maulit. Masado pala siya, ha? Yabada, congratulations, ha? Maraming salamat po sa inyo. O, Yagi, yung sa iba naman. Opo. Ano ito? Ito yung mga lalaw ko sa Class A tournament, ha? Tingnan nga natin kung sino-sino sumali. Hindi ba sumali si Sendo o kaya si Masha ba man lang? Ang sabi, may ibang plano raw si Sendo doon sa Kansai area. Si Masha ba naman? Ha? Sumali yung si Masha ba doon sa Junior Lightweight Division? Masamang biro yan! Wala akong balak makapaglaban sa halimaw na katulad doon! Hirap na raw ibaba yung timba kaya next weight class na lang siya ngayon. Walo sumali sa Lightweight Division? Ang sarap mo naman, Ipo! Aapat lang kayo sa Featherweight! Dalawang panalo lang, champion ka na! Hindi naman madali yun. Actually, nababalita ang sumali si Fork. Pito yung boksingero, sunod-sunod na bigla nag-aatrasan. Grabe kung madakot ang taog yun. Kung ano nung binigay na palusot, pero umiiwas lang sila lahat. Umiiwas kahit yung mga may ranking na. Hindi ka naman siguro susunod sa mga duwag na yun. Hindi po. Nanginit talaga. Ba't parang binasyado mga mukha nyo? Pinag-aaralan lang namin yung mga sumali sa Class A tournament. Kinakabahan na ba kayo lahat dahil lang doon? Hindi ko talaga maintindihan kayo mga small time! Problema nyo, ba't napipigun agad kayo? Sige na nga, palalakasin na ni The Great Takamura mga sikmura niya para hindi kayo kabahan. Tama-tama yung panahon! Mag-training camp ulit tayo! Training camp? Ayos yun ah! Ang laki ng in-improve ni Ipo nung huling training camp natin! Oo! Sumama ka na rin! Pag pinagbutihan mo na mahigi sa training camp, mauunahan mo na yung dalawang bugok na yan! Hanggang ngayon, number 5 pa rin kayo sa ranking? Ina na, ako po! Sige po! Sasali na rin po ako sa training camp! Huwag mo kami binabastos, ha! Dapat palang bumagsak ka na lang dun sa pang-boxing test mo! Ano bang magagawa ko? Andito na po ako! Inay! Inay! Ano po nangyari sa inyo? Nakatulog lang ako sandali. Alam mo, Inay! Nakapasa po sa pro-boxing test si Yamada! Kami naman ni Sir Aoki, tsaka ni Sir Kimura, lalaban kami sa Class A tournament. Kaya baka mag-training camp kami uli. Kung pwede po sana, isang linggo po kami mawawala. Pwede po ba? Kailangan mo talagang pumunta, hindi ba? Huwag mo alalahanin yung trabaho. Ako nang bahala. Talaga po? Oo. Salamat talaga, Nay! Training camp na naman. Malaki na tulong sa akin ng huling training camp. Kaya rin ako nanalo sa mga laban ko pagkatapos nun. Class A tournament. Kailangan paghandaan ng mabuti. Tsaka may kumpiyansa sa sarili. Sa training camp ko makukuha yun. Excited na ako! Sa makalawa magsisimula ang training camp nyo. Siguraduhin nyo hindi mawawala ang focus nyo. Yes, boss! Unang araw pa lang, sasama na ako sa inyo. Maliwanag! May problema? Wala po! Bad trip! Sa baba! Pinado talaga si Saripo, no? Siyempre naman, no? Kung mag-champion siya, sigurado makukuha na niya yung title match na ang tagal-tagal na niyang inaambisyon. Tsaka tamang paghahanda yan para sa training camp natin. Ako, hindi ko makakalimutan yung mga pinangako natin nung nanonood tayo ng fireworks display, ha? Magwawagi sa Class A tournament at magkakaroon ng championship belt. Ang gagaling nyo lahat. Iba talaga. Ipo! Po! Taga-ospital yung katatawag lang. At nandawa nanay mo. Hindi masyado nagbigay ng detalye. Basta para natumba raw ang nanay mo. Naka-dextro siya, natutulog siya ngayon. Siguro isang buwan namin siya i-co-confine. Isang buwan po ba? Pagkababa ng bangkanyo, bigla na lang daw nahimatay. Mukhang kulang na kulang siya sa pahinga. Kailangan may balik natin ang sigla niya. Inay,
Patawad po. Puro insayo na lang ang inatupag ko. Napabayaan ko na kayo. Huwag mo nang alalahanin yung trabaho, anak. Ako na ang bahala. Kahit pagod na pagod ka na, sarili ko lang iniisip ko. Nagpaalam pa akong sasama sa training camp. Patawad po. Patawad po. Patawad po. Ipo! Bakit po? Ikaw pala captain ng fishing boat nyo ngayon, ah? Opo. Nasaan ba nanay mo? Medyo masama po kasi pakiramdam niya, eh. Ganon? Okay lang ba siya? Okay lang naman. Kaya lang, kailangan niya magpahinga ng gusto, kaya hindi muna siya makakapagtrabaho. Ah, ganon. Eh, di ba, alo, ikaw na muna magiging captain namin ngayon. Opo. Mabait ka talaga, anak. Sana magiganyan din ang anak ko kapag kailangan ko siya. Hindi po. Hindi naman po ako mabuting anak. Masyado ka namang humble. Parati ka nga pinagmamalaki na nanay mo sa amin eh. Hindi tayo masyado nakahuli. Madalang yung mga isda na nakita natin ngayon. Pasensya na po. Hindi ko po kasi alam kung saan merong isda. Huwag mo problemahin yun. Saka alam naman namin, unang araw mo pa lang eh. Basta sa susunod, ha? Dali mo kami kung sa marami, ha? Opo. Kailangan alamin ko agad kung saan lugar maganda mga isda. Marami pa akong aasikasuhin pag uwi ko. Saka may grupong manging isda sa umaga. Kailangan alas 4 pa lang, umpisahan ko na ipasok yung mga kagamitan. Sobrang tight na schedule to. Ganito pala araw-araw si inay. Tapos, sinahanda pa niya yung kakainin namin. Ang hirap ng ganito. Wala akong karapatan magreklamo. Ako lang maaasahan ni inay. Ako lang. Linawin ko lang sana to. Marami sila dating nahuli sa banda rito, pero nung minsan halos wala. Pag bandang hapon na wala na halos istang kumakagat sa mga binuwit nila. Lumipit ka naman dun sa bandang malapit sa lighthouse. Mag-ingat po kayo! Tapos, nakawala rin yung mga isda! Pagkatapos pasensya ka na iho. Oh. Kung hindi lang sana ako nagkasakit lang ganito. Dapat nga nandun ka ngayon sa training camp nyo, hindi ba? Tapos may darating ka pang laban. Mas mabuti siguro kung magsara muna tayo. Hindi pwede yun. Kung magsasara tayo kahit sandali, mawawala yung mga customer natin. Ayoko po namang masayang yung pinagpaguran nyo. Naisip ko na nga na baka mangyari yung ganito eh. Naglabas na ako ng classified ad para sa assistant. Pero walang nag-a-apply. Kaya ko po to! Naisip ko na nga rin baka isa na lang ng tuluyan eh. Total, hindi rin naman tayo kumikita masyado. Pero, paano yung bangka natin? Ha? Hindi ba? Yung bangka ang iniwan sa ating dalawa na itay? Huwag kayo masyado mag-alala. Hindi naman ganun kahirap yung trabaho sa bangka. Kaya kong isabay sa pag-iensayo. Magpahinga lang kay Nay!
naman, bumubuhos na lang tuluyan, oh. Ha? Bali, wala rin pala yung pinunta natin dito sa beach. Ikaw siguro yung may dalang kamalasan, ano? Siguradong siya na nga. Nung si Ipo ang sinama natin, hindi tayo nakaranas ng ulan. Kahit ambun, wala. Ano ba kayo? Kahit hindi yung ulan, hindi pa rin masaya kasi sumama sa atin yung si Tanda. Sabagay, tama ka rin. Ano kaya ang ginawa ni Saripo? Hindi ako nagising! Makakahabol pa ako! Saripo! Sabi ni Mr. Yagi, hindi pa rin daw nagpapakita sa gym. Oh? Bakit naman po nagkaganon? Umabot ako kahit paano. Kaya lang, hindi na ako nakakapag-roadwork. Bakit kaya? Baka huminto na yun sa pagbo-boxing, ah. Oo! Hindi sapat yung kita niya sa pagbo-boxing para buhayin sila. Marami na rin mga boksingero na magaling pa naman, kaso tumigil dahil sa ganyang mga dahilan. Pero bakit naman? Kulang na talaga ensayo ko. Hindi ako handa para lumaban sa Class A tournament. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko talaga kaya magtrabaho ng ganito. Na hindi makakasira sa pag-boxing ko. Ibibigay talaga. Yun ang tatalikuran ko. Yung trabaho o yung boxing. Hindi na dapat tinatanong yun. Hindi ko kayang pabayaan uli si inay ng ganun. Ako lang ang inaasahan niya. Maraming swerte na ang nakuha ko dahil sa pagbo-boxing. Mr. Takamura, kailan ba masasabing malakas ang isang tao? Kailan ba? Paano ako makukontento? Wala pang sagot sa katanungan ko. Gusto kong malaman kung anong ibig sabihin ng kalakasan. Baka alam ni Mr. Tate kung anong ibig sabihin. Baka alam niya ang sagot. Baka malaman ko kung makakalaban ko siya. Hindi ko kayang basta talikuran lang ang boxing. Kumusta pakaramdam niya, Nay? Huh? Ipo, ang aga mo ngayon, ah. Ano pong ginagawa niyo? Hindi ba halatang uuwi na ako? Uuwi na? Anong pong sinasabi niyo? Hindi ba kayo nakakapagpahinga ng gusto, ah? Hindi rin naman ako makatulog dito sa kakaisip na naging isa ka nagtatrabaho, eh. At saka sigurado ako sa hirap ng trabaho, napapabayaan mo na yung pag-iensayo mo, hindi ba? Huh? Alam ko naman na hindi mo maaaring pabayaan ang ensayo mo at napakalaga ng pababaksing sa'yo. Hindi ko napag-isipan ng mabuti. Pero kahit magaling na si inay, hindi pa rin pwedeng tulad ng dati na nakakapag-ensayo ako ng gusto. Siya lang halos nagtatrabaho. Mauulit lang ang sinapit niya. Mauulit lang. Oh, handa na akong umalis, iho. Inay! Ah, ang totoo, pinag-iisipan ko nga pong mabuti na tuluyan na huminto sa pagbo-boxing. Ha? Pero gaya nga po nang nasabi nyo, napakalaga para sa akin ang pagbo-boxing. Hilig ko kasi talaga, kaya hindi ko kayang iwan. Ang gulo ko mag-isip, ano? Huwag mo na ituloy. O, oh, diba? Kaya naisip ko, total, hindi na aabot yung paghahanda ko para sa Class A tournament. Itutuloy ko na lang yung pag-ensayo ko pag magaling na talaga kayo. Huwag mo na ituloy. Talaga bang okay lang sa'yo yun? Opo! Kaya dapat lang na magpahinga kayo ng gusto ngayon. Diba? Hindi ko na hayaang maulit-ulit ang nangyari kay inay. Kahit kailan. Pwede namang ipagpatuloy ang hilig sa boxing kahit hindi na pro-boxer. Sapat na dapat para sa akin yun.
Ayos, sa dami nating huli. Siyempre naman, ang galing kasi nitong kapitan natin. Buwabagay na sa uniforme, ah. Salamat po. Pinasayo mo kami ng gusto ngayong araw. Sa susunod ulit, ah. Maraming pong salamat. Bagay na raw sa akin itong suot ko. Makunochi, ginawa kita ng kopya ng limang huling laban ni Saiki. Sana magamit mo to. Mula ito kay Fuji, bilang isang boxing fan, umaasang hindi kayo into sa pagiging pro boxer. Fuji. Mr. Fuji, salamat na lang. Pero, nagdesisyon na ako. Ano ba? Ang ingay mo dyan, ha? Pasensya na po. Hindi ka ba makatulog? Opo. Iniisip ko kung kumusta na si Saripo. May mangyayari naman ba kung pag-iisipan mo yung si Ipo? Oh, wala nga po. Pero ano na nga kaya nangyayari sa kanya, ano? Hihinto na nga kaya siya? Bala lang ang pag-usapan nyo. Bukas, hindi natin makakasama si Tanda. Oo nga pala, ano? May lalakarin nga pala si Tanda bukas. Ibig sabihin, malayong malaya tayo para mag-enjoy buong araw dito sa napakagandang beach? Ayos! Kailangan matulog tayo na maaga! Papalapit na po sa ating bansa mula sa timog ang Bagyong si Trenche. Itinasa po kanila ang signal number 2 dito sa Tokyo. Nagbibigay na naman pala ng umiwan sa baybayin dagat dahil sa lakas ng mga alon. Ikaw na nga! Ikaw ang may dalang kamalasan! Huh? Sinira mo lahat ng plano namin! Ikaw ang malas! Sinama mo na si Tanda! Nagsama ka ba dito ng bagyo? Hindi po, Sir Takamura! Ah, huwag ka na umilit! Ikaw may kasalanan! Iwa ko ba kayo? Ito! Ito bali yung mga resibo ng kinita namin. Ito naman yung mga ginastos namin. Ah, ang lakas ng hangin. Ah. Tao po! Sandali lang! Bubuksan ko na po! Ano? Ano pong kailangan nila? Ano ka ba? Ako to, ano? Ako! Ha? Umisawa! Ah, ba't bigla ka na pa rito? Ang totoo, meron sana ako ipapakiusap. Ha? Ah, kasi kung pwede sana kulin niyo ako para magtrabaho sa bangka niyo. Ha? Bakit mo naman naisipan yun? Nakarating sa akin yung balita. Bumagsak raw yung nanay mo dahil sa pagod. Ah, oo nga eh. Labo mo naman, Tol. Hindi mo wala ako nilapitan para humingi ng tulong. Pero anong magagawa ko? At saka di ba may trabaho ka na? Umalis na ako. Umalis ka? Bakit naman? Ang totoo, gusto ko rin sanang matupad yung pangarap ko, Ipo. Pangarap? Eto, tingnan mo to. Wow! Ang galing! Ikaw ba nag-drawing ng lahat ng mga to? Hindi ko alam yun, Umizawa. Napakagaling mo pala sa pagdodrawing. Ang harap mong gumawa ng mga comics? Oo, yun na nga. Wow! Ano naman ang istorya? Yung tungkol sa boxing. Yung bang sa pagiging champion mo? Hmm? Ha? Ano ka ba naman, Ipo? Sobra ka naman yata ako magulat dyan. Eh kasi naman, bigla-bigla ka rin. Iniisip mo na agad magiging champion ako. Saka, huwag mong mamasamain. Pero ititigil ko na ang pagbo-boxing. Narinig ko nga. Kaya nga nandito ako eh. Kung tutulong ako sa trabaho nyo, magkakaroon ka ng oras para mag-ensayo. Tapos malalaman ko na talaga yung storya mo. Sub tayo pareho. Di ba? Pero hindi ko alam kung... Para magawa ko yung comics ko, kinakailangan pagpatuloy mo yung pagiging pro-boxer mo. Pero... Sige na, Ipo. Nakikiusap ako sa'yo. Ayan, sa'yo naman yung mga natira dyan. Okay. Ang bigat! Paano nyo nabubuhat yung 5 or 6 na sabay-sabay? Ah, ito siguro yung dahilan kung bakit lumalakas yan sumuntok. Okay ka lang ba? Wow, at hindi lang yun. May natutunan na rin ako agad para sa comics ko. Oh. Ah!
Ingat ka, madulas dito. Ayos lang ako. Grabe rin ang lakas ng alon. Aha, dito naman siguro lumalakas ang mga binti at tita niya. Pati na rin siguro yung balanse niya. Eto naman yung mga kagamitan ng mga customer natin mamayang gabi. Kakayarin mo pa rin ba yan? Ha? Oo, ako bahala dyan. Umisawa, dalihan natin! Oo! Sabi naman to. Talaga mag ganito kayo na pag ginagawa niya araw-araw. Pare, namumutla ka na yata. Okay ka lang? Okay lang po ako. Ikaw na, ano ka pa? Tatlong araw na rin siyang nagtatrabaho ng gusto. Kung tuloy-tuloy na to, pwede ko na ulit simulan ang pag-iensayo ko. Ano nangyari sa'yo? Ah! Misawa! Pasensya ka na kanina. Wala yun. Importante, makapagpahinga ka pag uwi mo. Ah, bukas ulit ha! Mukhang hindi na siya babalik. Hindi niya kaya talaga. Kahit ako nga, nahihirapan eh. Sanay na ako sa trabahong to. Hindi ko na talaga kaya. Ayaw ko sana talikuran itong ginagawa ko to, pero hindi talaga kaya. Pasensya ka na, Ipo. Hindi talaga ako pwede basahan eh. Ang totoo, kaya ako umalis din sa trabaho ko dati. Ayoko lang kasi mapagalitan ako ng boss ko. Huli ka nang dumating, tol! Huli na tong dala ko ngayon! Ma, si Umezawa! Ako na! Sige, mag-roadwork ka na muna, tol! Hindi, tutulungan kita dyan! Sina? Kaya ko na to! Kung hindi mo ipagpapatuloy yung pagbo-boxing mo, wala rin pag-asa magawa ko yung comics ko! Bilisan mo na! Mag-insayo ka na kagad! Akala ko hindi ka na dadating. Umezawa, patawad! Akala ko talaga, hindi ka na babalik dito. Pag natapos ko na yung comics ko, sa'yo ko unang-una ipapakita. Ha? Pagagandahin ko ng gusto para wala ka masabi. Ano ka ba? Natapos na yung training kapatlat, ganyan pa rin ang itsura ng mukha mo. Si Ipo pa rin bang iniisip mo? Kung gusto mo, dalawin natin mamaya at nang matigil ka na. Opo. Oh, ito pala eh. Ano ba nakita mo? Ah, kumusta na kayo? Sir Ipo, kala ko ayun nyo na. Eh, paano na yung trabaho mo? Ah, kasi ganito. Yung kaibigan ko nung high school, tumutulong sa amin ngayon. Kaya eto, nakapunta uli ako ngayon dito. Nakabalik na ako. Ibig mo sabihin, hindi ka nahihinto sa pagbo-boxing? Ah! Naman pala eh, huwag ka na magsasaya ng oras. Makita ka na sa ring ngayon din. Opo! Ba't napapatras ka na ngayon? Nakalimutan mo na lahat na tinuro ko sa'yo, ha? Sir, baka muna nasasaktan siya! Ayan mo lang siya! Ganyan lang talaga mag-welcome yan sa mga kaibigan! Ito yung na-miss ko. Yung ganitong sakit ng katawan. Ba't nakangiti ka pa dyan, ha? Gusto mo pa pala, ha? Ipo, okay ka lang ba?
Seripo! Sumobra ka naman yata! Hindi ako sumobra. Hindi malalakas yung mga bira ko. Hindi ka naman nasaktan, eh, di ba? Tayo ka na dyan! Uy! Mukhang napalakas nga yata. Nakungiti pa tong lokong to kanina. Pasensya na po. Hindi ko mapigilan sa hindi ko. Nakabalik ako. Andito na uli ako. Ayos, hanggang dyan na lang muna. Maraming pong salamat, Manong. Hmm? Kahit matagal sa tumigil, hindi pa rin kinakalawag, hindi ba, Bossing? Hmm. Ano naman po ang balak niyo gawin para doon sa Class A tournament? Ma? Nandun pa rin naman yung lakas ng suntok niya, pero kulang na kulang siya sa sparring. Nahuhuli pa rin yung mga galaw niya, tsaka wala pa tayong game plan laban kay Psyche. Ano po nangyari sa inyo, Bossing? Yung batang yan, panay sa katawan kasi yung mga suntok. Katawan. Uy, bata! Pa! Ano po nangyari sa inyo, Manong? Tatanong-tanong ka pa. Eh, ikaw yung suntok ng suntok sa banda rito nung hawak ko yung punching bag. Pero wag mo akong alalahanin dahil malakas pa ako. Wala ito sa akin. Pasensya na po. Hindi. Maganda yung mga suntok mo kanina. Ganun po ba? Kasi di ba pag nag-jab siya, umiikot ng clockwise yung katawan niya? Yun ang iniisip ko kanina habang ine-ensayo ko yung suntok ko. Sino? Ha? Sino yung sinasabi mong umiikot ng ganun? Si Kwan po. May sarili ka na bang game plan ngayon para dun kay Psyche, bata? Wala po kasi masyadong kulang yung ensayo ko ngayon. Tsaka... Pambihira ka. Dami mo pang sinasabi pero kung ano-ano na palang paghahanda ang nagawa mo. Sa ngayon mukhang nasapul mo yung tamang game plan para kay Psyche. Kaya lang, hindi kita pasasalihin kung wala tayong pag-asang manalo. Maganda ka na para sa Class A tournament. Opo! Sumali ulit si Makunouchi. Huh? Good morning. Nag-umpisa na palang sparring. Ayos to. Kumusta na ako kita? Ano tingin mo kay Psyche? Bilis talaga. Kahit si Sir Tati, hindi siya talaga mahuli-huli. Bagay talagang tawagan siyang speed star. Ayos! Hindi mo na kita nahuli kahit minsan, ha? Hirap na hirap nga ako sa'yo, eh. Mabilis kang kumilos. Yung pa naman ang klase na pinakaayaw ko. Pinakaayaw mo? Ganun ba? Iisipin ko na lang na humanga kayo sa bilis ko. Nakakainis si Psyche na yan. Ha? Huh? Siguro 60 to 70% lang ang galing na ginamit niya sa akin ngayon. Maganda sana kung napaseryoso ko siya sa sparring namin. Speedstar. Hindi ka basta mananalo dyan, Makunouchi. Mahirap na kalaban? Oo, para sa inyo. O kaya para sa ibang outboxer. Sa palagay ba ninyo, ano bang klaseng boksingero yung mahirap na kalaban? Teka, ano nga ba? Yung tipong mong boksingero na sugod ng sugod. Ah, yun ang madali. Kahit ano pa man, mahirap labanan yung mas maganda pang footwork kesa sa'yo. Dadaigin ka ng dadaigin sa mga teknika, kaya masisira yung rhythm mo. Tapos ang kayo nang magdidikta na laban. Nako, mahirap lumaban sa mga ganun. Yung mas mabilis ang footwork? Tutuloy ko na yung ensayo ko, ha? Opo. Ibig sabihin,
Kailangan mas mabilis ako gumalaw kaysa kay Saiki. Ha? Ano na naman ang ginagawa nun? Sharipo! Morning! Uy, si Sir Saiki! Kamusta na po? Ayos ah, talagang ganado-ganado kayo dito ah. Nakakamiss rin ito. Saiki! Ikaw talaga! Dahil sa paghinto mo na pag-aaral mo dito, natalo kami tuloy dun sa laban namin sa Inter-College! Ang lakas mo pa rin talaga, Kap! Oh, kumusta naman ang mundo ng pro? Sa kapal ng mga boxing gloves dito, walang thrill para sa isang malakas na katulad mong amateur boxing. Aminin mo, nabibitin ka, no? O baka naman napipigong ka sa mga teknik. Okay lang naman yung magpagalingan kayo ng teknik, pero parang may kulang talaga eh. Bakit sa pro, wala bang kulang? Basta, iba talaga pagka pro. Mas masarap eh. Parang may pamatay sa mga kamao ng mga pro boxer. Bawat suntok na binibitawan nila, parang nakasalalay na doon yung buhay nila. Yung saglit na malapit na ako matamaan ng mga suntok nila, tapos iilagaw ko ng bahagya. Yung tipong hindi segundo pinag-uusapan, pero kung hindi mo yayari, ikaw mayayari. Ganun yung hindi ko kaya ipagpalit, kahit saan. Ibig mo bang sabihin kaya ka nag-pro ka agad? Kasi mas may thrill doon. Nasaan nila? Opo! Ito kasi, hindi pwedeng daanin na sa palakasan ng muscle. Kailangan biglaan lakas. Bali yung spring sa katawan mo yung gagamitin mo. Hanip! Yung hindi pangkaraniwang spring sa katawan ni Saiki ang sekreto niya, kaya siya napakabilis. Wala namang buksingero makakahabol sa bilis mo eh. Palagay ko hindi mo tinutodo ang bilis mo kasi hindi mo matitikman yung hinahanap mong thrill na halos tamaan ka sa laban. Nakakaramdaman ako ng thrill eh. Lalo na sa susunod ng mga kalaban ko. Huh? Siya yung may pinakamabigat na suntok sa featherweight division sa buong bansa ng Japan. Ha? Si Kinama Konochi, bigyan mo ako ng thrill na hindi ko pa natitikman. Ah! Isang linggo na lang mag-upisa ni Class A tournament! Pinagandaan mo ba yung mga makakalaban mo? Hindi na! Hindi rin naman uubra yung konting gulong o kaya yung kunwari ang teknik. Walang nagbago sa'yo. Ha? Huh? Huh? Abay po! Mukhang medyo nakakaya mo na yan ah. Okay ah. Ah, hindi naman. Panay lang ang ensayo ko ngayon para magkaroon din ako ng mas magandang rhythm. Baka sakaling makalusot yung kunwari ang teknik nito ah. Malabo. Ipo, pag ginagamit mo ba yung ganong footwork, kaya mo pa rin bang sumuntok na kasama ang buong katawan? Mahuhuli lang pala ako agad, lalo na nung ginagaya ko. Ang totoo, pag ginagamit ko yung mga kamay ko, nasisira lang yung rhythm ko. Eh kung nahuhuli kita agad, kayang-kaya rin mapansin nyo ni Saiki. Hindi pala pwede talaga yung mga ganyang shortcut, ano? Sayang lang yung ensayo mo, Ipo. Isip ka na lang na iba. Sir Ipo, sa tingin ko hindi naman nasayang ang pag-ensayo ginagawa mo. Oo, ako rin naman eh. Meron din siguro ako naiintindihan sa mga galaw ni Saiki kahit konti. Saka alam ko na kung bakit ako hirap sa estilo niya. Importante rin kasi malaman ko sa kamahina. Subukan pa natin uli, kahit ilang beses pa. Walang problema sa akin, Sir Ipo. Susuntukin na kita, ha? Nahihirapan ako niyan. Huwag mo naman ako titigan ng ganyan. Pasensya na. Sige, lilitan ko na lang ang mata ko. Lalong mas mahirap yan. Huh? May masama ba ako nagawa? Hindi. May maganda ako naisip. Parang magandang hint yun para sa akin, ha? Kumusta po? Abaw, Mizawa! Ikaw lang? Ha? Ba't nagtatago ka dyan, Ipo? Inay! Pasok na! Kasi, meron akong binili para sa'yo. Ipo, nag-abala ka pa. Hindi na kailangan yan. Yun nga rin po sabi ko eh. Pero pinilit po kasi ako na yung Mizawa eh. Siyempre, magaling na pwede na makuwi ang nanay mo, kaya dapat lang bilang mo na bulaklak. Ganun ba yon? Kayo po, nanay. Kumusta? Ha? Ngayon na ba yun?
Oh, eto, ipo. May regalo para sa'yo, anak. Okay ba? Wow! Boxing trunks! Gawa po ninyo to? Siyempre naman, mas maganda dun sa una kong ginawa, di ba? Ako nag-design yan, tol. Maraming salamat. Ang ganda nito, ah! Huh? May pangalan ng bangka namin! Ganun na nga. Ikaw mismo magpo-promote para sa atin. Huh? Hindi ka pwede magpatalo. Masisira pati yung pangalan natin pag ganun. Grabe naman! At saka, ito naman ang galing sa akin. Ang mahal-mahal naman ito. Siyempre, ano naman akala mo sa akin, kuripot? Di ba? Sobra na to. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ha? Hindi ko alam kung paano makakabawi sa inyo. Basta, gagalingan ko sa laban. Basta patulugin mo lang yung kalaban, okay na yun. Siguro kinakabahan din sila dahil alam nilang kulang yung pag-iensayo ko para sa susunod kong laban. Lahat sila pinuproblema ang kalagayan ko. Gagalingan ko! Ha? Ibibigay ko ang lahat sa susunod kong laban. Mahihirapan ako sa mga kalaban kong si Psyche, kaya hindi ko mapapangako ang knockout. Pero, sinisiguro kong mananalo ako. Kumusta po? No problem. Ayos, eksakto yung timbang ko. Parang nakakatakot ang mga mukha ng tao dito. Dito pa lang kasi, nagsisimula ng labanan. Dapat ready to fight na ang mukha mo para mapakita mong hindi ka magpapatalo sa ibang mga featherweight. Yan po ang sabi nyo. Ganun po ang gagawin ko. Dito na nag-uumpisa ang laban. Hindi ako papatalo kahit kanino. Yan si Makunouchi, yung panay-KO panalo. Masyadong mong matapang dating nun. Ipo, okay lang na magpakita kang hindi ka magpapatalo. Pero huwag naman doon sa iba pang weight division, no? Si Psyche! Si Makunouchi ka, hindi ba? Nice to meet you. Oh, hinangap niya si Psyche! Ganyan, ngayon pala, makipagtitigan ka na. Ikinagagala ko rin makilala kayo! Ito yun! Kung kailan niya makakarap yung mga kalaban niya mismo, bigla namang napakagalang. Ito pala yun. Yung kamao na may suntok na pareho sa sipa ng kabayong epekto. Mukhang malakas talaga. Medyo nahinto ka raw ng konti sa pag-iinsaya mo. Bakit? Baka naman may injury pa ang kamao mo. Ah, hindi! Magaling na talaga siya. Ganun ba? Magaling na pala. Kung ganun, ibigay mo na todo. Huh? Yung todo talaga. Bigyan ko raw siya ng todong suntok? Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Wala rin tatama kahit isa. Wala akong kumpiyansa. Kulang ang paghahanda ko. Paano ako makakatama? Hindi talaga siya papakali, ah. Sayang, kung nakasama lang sana siya sa training camp, hindi magkakaganyan yan. Ang tipo kasi ng batang yan, kailangan mag-insayo lang mag-insayo para magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Kinakabahan siya dahil kulag yung paghahanda niya, ganun ba? Lalo na ngayong matindi yung makakalaban niya. Paano ko tatamaan yun? Paano ko makakatama sa speedstar? Huwag kang tensyonado, bata! Walang mangyayari sa kakaganyan mo, iho! Opo. Kailangan kalmado lang ako. Sandali na lang. Tatawagin na kami para makitsa rin. Excuse me! Uminsawa! Ipo, buti na lang nandito ka na. Hindi pa kasi ako nakakapasok dito eh. Doon lang ako parati sa labas. Salamat at nakapunta ka naman! Isasama ko nga dapat nanay mo eh. Ayaw lang daw niya manood ng laban. Ganun ba? Kaya naisip ko, kahit malang sa litrato, makita ka niya nakabihis. Ayos yun, di ba? Pause lang, dali! Ganito ba? Ayan, yan! Bagay talaga yung bagong boxing trunks! 1, 2,
Three! Ah! Ay, paano naman nangyari ang ganyan? Sandali lang, meron pa akong pill. Kulitin na lang natin, ha? Ipo mo ko, Nochi. Pinapakyat na po kayo sa ring. Alis na tayo, bata! Opo! Basensya na, Ipo. Naghahanda ka pala para sa laban mo. Tapos ginulong pa kita ng ganito, sana hindi nalang ako pumunta. Manal ka, Umizawa! Gagawin ko ang sinabi ko. Ah! Ikaw pala si Umizawa. Salamat sa pagtulong mo. Andito kami! Galingan mo, Sir Saiki! Saiki! Kaya-kaya mo yung si Makunochi! Ayan na siya! Makunochi! Kayo pa rin ngayong gabi, ha! Sigat na si Saripo! Paano naman? Talo na dapat. Tapos biglang mananalo. Mahilig ang mga tao sa underdog ang dating na dinadaan sa fighting spirit. Huh? Oh? Ang hingi talaga ng mga tao. Ito talaga yung inaabangan na laban ng lahat, hindi ba? Ang gulo mo talaga. Ika-scouting ka pa? Loko-loko ka talaga. Gusto ko lang mapanood kasi yung magagaling ng mga baguhan niya. Oh? Sino sa tingin mo mananalo dyan? Palagi ko talaga. Ta, ewan ko nga. Basta pareho silang may pag-asa manalo dyan. Technique, speed, power. Yan ang tatlong importanteng bagay na dapat may develop na isang magaling na boksingero. Maganda to kasi angat si Makunochi sa lakas. Pero angat naman masyadong sa psyche kung sa speed. Alam mo nang gagawin mo. Tamaan mo sa katawan si psyche para hindi niya magamit yung bilis niya. Paano yung inensayo mong footwork? Susubukan mo bang gamitin sa laban? Di ako gagamit ng footwork. Anim na round ang laban. Hindi ko kakayanin tumakbo ng tumukbo. Kung hindi ako makaatake, bahala na! Hindi masama ang plano mo, pero kung magkamali ka sa timing, pwede ka niyang paglaro na parang punching bag. Basta gagawin ko kung anong makakaya ko. Ibang-iba na dating niya kung parang sa weigh-in. Hinandaan na niya siguro ang sarili niya para sa laban namin. Mukhang mag-i-enjoy ako sa laban na to. Coaches, up! Alin ang magwawagi? Ang power ni Makunochi o ang speed ni Saiki? Hintayin natin at mag-uumpisa na ang laban! Lakasan yung mga bosses niyo! Go, Saiki! Mag-uumpisa na ang laban. Heto nang inaabangan ng lahat! Ipakita mo ngayon sa akin yung pinagmamalaki mo suntok. Dumidistansya sa ngayon si Saiki! Si Makunochi naman nakatayo lang sa gitna ng ring. Nakataas ang mga kamay niya. Nakatitig ng gusto kay Saiki. Naikutan na ng buo ni Saiki si Makunochi. Pero walang imik itong si Makunochi. O ano? Hindi ka ba basusuntok dyan? Naisip ko gawin to nung kainsayo ko si Yamada. Nakakasira rin ang diskarte kung may nakatitig lang sa'yo. Simpleng bagay lang, pero magagamit ko na rin. Mukhang nahihirapin din kumilos na baayos si Saiki, ah. Nakatitig lang kasi sa kanya. Pagaramdam niya parang pinaghihintay lang siya, kaya unti-unti siyang naiinip. Simpleng bagay lang, pero may epekto. Ano ba ang ginagawa niya? Fight! Hindi pwede ako ang unang sumugod. Kailangan hintayin ko lang siya. Ano yan? Unang pumikit, talo! Hindi lang pinunta namin dito! Saiki, naduduwag na sa iyo yung kalaban mo! Hindi naduduwag yan. Pag nilapitan ko yan, bigla siyang babanat. Pero, makatama kaya siya. Mukhang nainip na si Saiki! Lumakad lang siyang papalapit kay Makunochi! Bukas na bukas ang depensa niya! Parang iniimbitahan pa niya si Makunochi na sumuntok sa kanya! Lalo pang lumapit! Tumatake na nga si Makunochi! Walang tigil na mga suntok! Na-block ni Saiki ang body blow, pero napatras pa rin siya sa lakas! Kahit cross-arm, hindi pa rin na-absorb yung impact. Okay talagang kalaban to. Dumistansa na uli si Saiki.
Inaba ka ba talaga tayo? Lapitan lang siya para makatikim lang. May Saiyan talaga yan. Kanyan talaga ang style ni Saiki para ganahan siya sa laban. Kung muntikan na yung makatama sa kanya, tataas ang level ng concentration niya. Tapos kumakambyo na siya, pabilis ng pabilis. Nakukuha na niya yung rhythm niya. Susugod to. Ang bilis! Umaatake siya. Ito na ang pagkakataon ko. Napakabilis talaga ni Saiki. Hangin lang ang natatamaan ng mga suntok ni Makunouchi. Pinapakita ni Saiki kung bakit tama lang na tawagin siyang speedstar. Ito yung free na hinahanap ko. Iba klaseng pagramdam. Napakasarap. Sinasadya niyang tamaan siya ng muntikan. Pero konti na lang. Tatamaan na siya talaga. Galing ah. Tingnan mo ko sa si Saiki. Hindi niya rin mahuli si Ipo. Kaya mukhang balak niya gamitin yung corner ng ring. Marunong din siya. Sali ka rito. Sumugod si Makunouchi. Magkasunod na kaliwa. Kaliwa pa rin. Pero nailagan ni Saiki. Nailagan niya. Nailagan niya lahat. Nakawala siya. Umalis lang na basa si Saiki sa corner. Kahit nung naipit siya doon, hindi siya natamaan kahit isa pa sa daming suntok ni Makunouchi. Talagang speedstar siya. Nag-enjoy ako doon, Makunouchi. Naku, hindi pwede to. Sumugod si Makunouchi. Magkasunod na kaliwa. Kaliwa pa rin. Pero nailagan ni Saiki. Nailagan niya. Nailagan niya lahat. Tapos umaabante pa siya. Nakawala siya. Nag-enjoy ako doon, Makunouchi. Hindi. Imposible. Diyan po nagtatapos ang unang round sa labang ito. Walang tumama kay Saiki sa dami ng suntok na pinakawalan ni Makunouchi. Talagang pinapatunayan niya kung bakit sa tinatawag na speedstar. Maganda umpisa mo. Halos hindi nakikita ni Makunouchi yung mga galaw mo. Hindi nakikita. Hindi kasi halata na dinadala niya ako undi-undi sa corner eh. Hindi pwedeng sabihin na hindi niya ako nakikita. Maghintay siya. Sa susunod na round, tuloy ang mawawala ako sa paningin niya. Hindi na niya ako makikita. O ano? Anong pakiramdam ngayon na nakaharap mo na siya? Ang bilis niya. Suntok ako ng suntok pero walang tumama kahit isa. Gusto yung kumantamaan siya sa katawan para hindi siya masyadong makinos. Walang tumama. Kahit na nakita na natin yung bilis niya sa videotape, iba pa rin talaga yung bilis niya. Akala ko mauhuli ko siya sa corner pero kahit dun mismo wala, hindi ko siya nahuli. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi mali ang game plan mo na i-pressure siya ng i-pressure hanggang sa matigilan ang mga galaw niya. Susunod na mapunta ulit siya sa corner mula sa babang baba ang swing mo. Katawan pa rin ang titirahin mo. Opo. Sobrang bilis yan. Parang langaw sa bilis. Kahit maapas mo man, hindi mo pa rin mapapatumba. Ikaw, anong gagawin mo dyan? Ha? Nakakainis ka naman eh. Mukha yata'y sumasakit na yung ulo mo. Ikaw, nakakainis na hindi ako. Round 2! Grabe ang concentration niya. Nilapitan ko lang ng konti pero nakatras siya agad. Halos nauna pa siya sa akin. Ayun na naman kayong dalawa! Makunouchi, umatake ka naman! Momo! Ipo! Maganda yung pressure na binigay niya. Huwag ka magpadali! Abangan mo lang siya! Nina! Sumugod si Makunouchi! Nag-iisip rin yung bata mo ah. Sumusuntok siya sa kaliwa para sa kanan pumunta si Saiki. Mukhang gagamitin niya.
Yeah! Ayos na! Nahuli mo na sa lubid! Wala na sa mga atlasan! Tatamaan ka na! Ano nangyari? Pinastress niya yung lubid para makahilig pa rin sa suntok ngayon! Wala na namang tinamaan si Makunouchi! Si Saiki naman! Nakaalis lang sa corner nang walang problema! Ikaw nga siguro may pinakamalakas na kamao sa Featherweight Division. Pero tapos na ako mag-enjoy sa pinakita mo. Ako naman ngayon. Sumugod naman ngayon si Saiki! Saan naman ang atake? Papaano si Makunouchi? Kailangan makalis dito sa corner! Oo! Yung suntok niya! Ayun na naman yung paikot na swing na mula sa baba ng gagaling! Nagulat ako dito ah! Mayroon yung pala siyang flicker jump! Kahit ako, hirap akong matutong naggamitin yan. Hindi na makita yung mga kamay at paa niya sa bilis. Isa nga siya talagang speed star. Pagkatapos, tuloy na siyang hindi makikita ng kalaban niya. Si Saiki naman ngayon na bumabawi sa dami ng suntok na pinakawalan kanina ni Makunouchi. Iba! Sumugod na lang si Makunouchi. Nakawala rin siya sa corner. Ikaw naman ang bumawi, Makunouchi! Pabagsakin mo siya! Si Makunouchi na nga ba mabawi naman ngayon? Huh? Yung kanang mata ni Sharipo! Mukhang sumara na. Yung flicker jab ni Saiki, para kasi natin ko yun ang humahampas talaga. Wala na akong makita mula sa kanan ko. Hindi ko siya makita. Nasa kanan mo siya, bata! Umikot ka agad sa kanan! Iba! Saved by the bell dito si Makunouchi! Tapos na ang second round! Ang lakas talaga ni Saiki! Lamang nasa sa laban na to! Hindi makita yung galaw niya. Hindi makita yung kamay niya. At ngayon, hindi mo na makita kung nasan siya. Grabe siya. Ang bilis niya tapos may flicker jump pa pala. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi lang tigilan mo na yung mga hirit na ganyan. Pareho lang kayo na class A na boksingero. Pero kahit pantay lang kayo, nalalamangan ka na sa laban na ito. Kailangan gamitan natin ang utak para makahabol ka. Opo. Mahihirapan tayo gumawa ng kung ano-anong plano habang ganyan ang kalagayan mo, bata. Kinakailangan gumawa muna tayo ng simpleng plano para unti-unti tayo makabalik sa laban na ito. Ano mang gusto mong magawa dito sa laban na to, bata? Gusto ko po talagang may panalo to. Meron kang gustong patunayan kaya gusto mong manalo? Gusto ko po sana ipakita sa lahat na nakabalik na ako sa pagbo-boxing. Kaya lang, may... Hindi pa tapos ang laban. Meron pang apat na round na natitira. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Opo. Isang suntok lang. Yun lang ang pag-isipan mo. Kahit isang suntok lang ang tumama sa apat na round, ipakita mo sa lahat dun sa isang suntok na talagang nakabalik ka na sa pagbo-boxing mo. Yun lang ang kailangan mong pag-isipan. Isang suntok lang. Ipapakita ko sa lahat na nakabalik na nga ako. Isang suntok lang. Coaches, up! Fight! Tumulog na ang bell para sa umpisa ng round 3! Huh? Yeah! At biglang sumugod kay Saiki itong si Makunouchi! Lakas ka pa palang suntok! Kailangan dikitan ko lang siya! Kung makalayo siya, baka hindi ko na naman siya makita! Talagang maging niya siya suntok? Wala na nga lang tumatama sa akin! Ito na naman! Nawala siya! Sapul sa kaliwa si Makunouchi! Iba! Ang daming kombinasyon ni Saiki! Nahuli na naman niya si Makunouchi! Sir Saiki, go go! Shiba! Tapusin mo na si Makunouchi! Sobrang bilis. Mas mabilis pa sa ngayon kaysa kanina. Hindi na naman nakita ni Ipo yung kanan na yun.
Nasaktan siya doon! Babagsak na kaya siya? Hindi ka pwede magpabagsak, ha? Masisira pati yung pangalan natin! Huh? Nakatayo pa rin si Makunochi! Matatag talaga! Muntik na ako doon. Muntik ko nang masira pati yung image ng business namin. Si Umizao saka si Inay, tumulong talaga sila para makabalik ako sa pag-boxing. Nangako ako na ipapanalo ko tong laban na to. Hindi pwedeng matapos na ganito. Kailangan patunayan ko sa kanilang lahat. Kahit isang suntok ko lang ang tumama. Twenty seconds na lang. Tatapusin ko na dito. Kahit isang suntok lang. Iba! Hindi ko na kaya. Hindi ko siya matamaan. Hindi ko siya makita. Two seconds pa. Pwede pang susuntok. Napasandal si Makunochi kay Saiki, kaya hindi rin natuloy ni Saiki ang suntok niya. Meron pang round 4, mga kaibigan! Kukunahan pala ako sa oras. Di pali. Hayop ngayon. Tinitingnan pa yung oras habang sumusuntok ng sunod-sunod. Mano! Oh, ayos ka pa ba, bata? Buti hindi ka bumagsak. Maswerte ka pa rin at doon ka sa direksyon ni Saiki bumagsak. Oo nga po. Swerte nga lang po. Pero meron pang maswerte yung nangyari kanina. Anong sinabi mo? Nagkataon lang. Pero nung hindi ko siya nakita, tapos biglang napansin din ako sa kanya, meron ako napansin na baka importanteng bagay. Sa susunod na lang, susubukan kong gamitin yung nalaman ko na yun at baka umugra sa kanya. Yung hindi mo nakikita, di ba masasabi mo parang nakikita mo yun? Tumahimik ka na lang. Ipahinga mo na lang ang natitira mong lakas. Hindi ko alam kung anong napansin mo pero subukan mo. Basta makasuntok ka ng isa, may pag-asa na tayo. Opo. Matibay talaga. Nakarami na ako sa kanya. Ganyan talaga sa mundo ng pro. Merong mga lalong lumalakas kapag malakas ang kalaban. Lalo lumalakas. Sir Kawai, napansin niyo ba ako nagugulo yung rhythm ko sa laban? Ha? Ang laki na ng lamang mo. Inoproblema pa ba yun? Wala lang. Naniniguro lang ako. Baka sumabit eh. Walang problema ang rhythm mo. Nakapagtataka nga't hindi pa rin nagugulo mula nung unang round eh. Coaches out! Heto naman ang pang-apat na round. Ito na nga bang huling round sa laban na ito? Tatapusin na ni Saiki dito? O meron pa bang natitirang lakas si Makunochi para makahabol? Mukhang nangihinaan talaga ang mga tuhod niya. Hindi na makakasugod yan. Hindi ko na patatagalin itong laban na to. Mukhang hindi na nakita ni Makunochi kung saan ang galing yun. Tapusin mo na, Saiki! Ilang Makunochi! Hindi ko siya makita. Kailangan sumuntok. Anong ginagawa niya? Sumuntok lang siya nang hindi nakatingin. Hindi mo ako mahuhuli sa tsampahan. Sapul na naman sa kanan si Makunochi. Hindi pwede. Hindi lang hanggang dyan si Ipo. Hindi pa siya tapos lumaban. Matibay talaga. Lumalaban pa rin. Pero nagsasayang ka lang ng oras. Hanggat hindi ka nakakakita sa kanan mata mo, wala kang pag-asang tamaan ako. Ayun na naman siya. Papunta na naman kung saan hindi ko siya makikita. Matagal-tagal din tayo nagkaharap. Hindi ko na patatagalin pa to. Nawala na naman siya. Pero sigurado nasa loob pa rin siya lang yun. Nung pabagsak na ako kanina, bigla na lang ako napasandal sa kanya. Siguradong nandun siya uli ngayon. Doon siya uli atake.
kahit hindi ko siya nakikita. Alam ko nandiyan siya. Andito! Tinamaan siya sa mukha! Tinamaan sa mukha si Psyche! Ayun siya! Sinundan ni Makunouchi ng kanan sa sikmura! Susundan pa niya ng kaliwa! Pero hindi tumama! Down! Napaluhod si Psyche sa suntok kanina! Kanina palang gigigil yung kanan ni Makunouchi! Nakatama rin sa wakas! Huli ka! Hoy! Paano nangyari yun? Hindi talaga basta magpapatalo yung bata mo. Badog! Manong ka dyan! Juan! Nagbibilang na ang referee! Tatayo ba si Psyche? Hindi kailangan magpanik. Nakatsamba lang siya sa sundok niyang yun. Hindi ako nasaktan. Malinaw ang pag-iisip ko. Ayos lang ang mga kamay pa ako. Nakatayo rin si Psyche! Mukhang hindi siya nasaktan sa pagkabagsak niya! Bakit? Nagulat mo lang ako kanina. Hindi na mauulit yun. Pero hindi ka pa rin makakakita sa kanan mo. Hindi mo pa rin makikita ang atake mo sa'yo. Hindi ka na tsatsampa ngayon. Nagtago na naman siya. Pero alam ko kung nasan siya. Nandito! Parang alam niya kung 10 pesos si Psyche. Bakit ganun? Hindi lang sampa yun ah. Kahit hindi niya ako nakikita, alam pa rin niya kung nasan ako. Hindi, hindi problema sa akin yun. Pinigyan mo lang ako ni Nathrin sa laban na to. Mapapasarap lang ang laban para sa akin. Hindi ka pa rin uubra sa bilis ng mga paa ko. Nakatayo lang siya. Gusto niya umatake. Pagkakataon ko na to. Ayan na siya. Lalo na sasarap tong laban. Wow! Kaliwa! Hindi, fake na pala. Kanan to. Wow! Alam ko nang gagawin mo. Bibigyan na kita ng counter punch. Ano nangyari? Ba't nagkaganon? Parang bumagal bigla yung reaksyon niya. Sinayang lang niya yung pagkakataon mag-counter attack. Baka nasaktan din siya. Bakit tumatama yung suntok niya? Bumagal ba ako? Nahuhuli yung galaw ko? Kung ganun yung totodo ko na ang bilis ko. Alam ko na. Umepekto talaga sa kanya yung suntok kanina. Oo nga, hindi rin namalayan talaga ni Psyche. May naramdaman yung katawan niya nung napabagsak siya kanina ni Makunouchi. Bumagal yung reaksyon niya. Hindi dahil nasaktan siya, kundi nakaramdam ng kaba yung katawan niya. Down! Doon ka sa neutral corner! Makunouchi, doon ka muna! Sumuntok ka pa, Makunouchi! Umilis pa rin ang mga pako! Tapos na ang laban! Sumenyas na ang referee! Nahinto na ang makina ng Speedstar! Nanalo ka na naman, bata! Oh? Bata! Tapos na! Pumunta na tayo sa corner natin para makapagpahinga ka! Kitang-kita ng lahat! Kitang-kita ko yung suntok na nagpatunay sa lahat na talagang bumalik ka na nga! Ano? Ganda na pinakita ang laban ng dalawa, di ba? Ah, basta. Parang silang gusto kong talunin. Hindi ako natutuwa sa kanila.
Manong. Saiki! Pasensya na, alam kong pagod ka pa rin. Pero meron lang akong kailangan malaman sa'yo. Ba't natamaan mo pa rin ako? Kahit nakapwesto ako saan di mo nakikita. Alam mong nasa kanan mo ako dahil hindi mo makita. Kung sa bagdaro ka sumuntok, baka tama mo ako. Alam ko rin naman yun eh. Pero inalagaan ko mabuti para hindi masira yung redeem ko. Para siguradong hindi ako basta tatamaan ng isang suntok na tsamba. Pero ba't nagkaganon? Paano mo nagawa yun? Yung redeem mo mismo. Kasi, masyado kasing eksakto yung redeem mo kaya inabangan ko tapos sinundan ko yung timing pag biglang mawawala ka. Ganun pala. Talaga tinalo mo ko kanina. Okay na ako. Ikaw, kumusta mata mo? Okay lang. Kayo po, kumusta naman ang pakaramdam nyo? Bakit naman? Kasi di ba bumagsak ka? Ha? Eto, mabilis pa rin ang mga pao ko, no? Ba lang, sige. Di ba dapat nakahiga ka lang muna? Okay lang ako. Ang tibay mo rin. Nakala ako babagsak ka na kanina eh. Oo nga. Pero nagawa ko lang na hindi bumagsak dahil naalala ko yung mga tumutulong sa akin. Ikaw mismo, naalala ko. Di ba sinabihan mo kung hindi ako pwedeng magpabagsak kasi masisira ang pangalan natin? Kung hindi ko naisip yun, baka bumagsak na ako kanina. Talagang ramdam ko kanina sa laban ang mga mahal ko sa buhay. Kung hindi dahil sa lahat ng mga tumutulong sa akin, baka hindi ako nanalo. O baka hindi na ako nakapag-boxing. Maraming salamat sa'yo, Omizawa. Siniseryoso pa rin niya kahit yung mga ganong hirit ko. Paano ko masasagutin? Ano ba dapat kong sabihin? Hindi ko talaga maiisip eh. Ano ka ba sasabihin ko? Alam ko na! Congratulations! Salamat talaga! Siya nga pala, kailangan may pakita natin sa bossing ko yung itsura mo. Di ba aling pasapasa? Paralo ka naman, di ba? Oo! Oo, sige, mag-post ka na! Ganito? Ayos na yan! Huwag kang gagalaw! 1, 2, 3! Susunod ay ikalawang laban dito sa Featherweight Division. Nakaabot pa ako! Tibol, dito kami! Congratulations sa pagkapanalo ko. Ang galing mo talaga. Salamat naman! Katatapos lang ang laban mo. Dapat nagpapahinga ka pa. Mr. Tate, napanood po ba ninyo yung laban? Grabe, napakatindi talaga ng pinamalas niyo yung laban kanina. Hindi naman po. Total, hindi pa naman ako susunod mong makakalaban. Pinabati kita. Congratulations. Maraming salamat po, sir. Hoy, mag-uumpisa na ang laban. Magpapanood ko yung susunod na makakalaban mo. Dalawang featherweight uli ang magtutunggali sa susunod na laban. Gustong makita na lahat kung paano lalaban naging World Amateur Champion. Maghahari rin kaya sa mundo ng pro boxing si Alexander Borzangif. Mukhang ganado-ganado na lumaban niya si Suzuki ah. May edad na rin kasi kaya huling pagkakataon na para sa kanya. Alam niyo hindi siya ubra sa teknik nung isa. Mahigit sa 200 laban experience si Fork. Nung amateur yan, kinatatakutan siya talaga ng ibang boksingero. Ang tawag sa kanya ay White Fang. White Fang? Ang ibig sabihin daw noon, asang lobo, kasi mapuputi ang mga pangil. Tingnan nga natin kung paano magboksing ang lobong yan. Tingnan natin kung may bubuga nga talaga. Napakasimple lang ang stance niya. Kung ano mismo nakasulat sa libro, yun ang ginagawa. Huwag kang kakabahan sa kanya! Alam ko na yun! Orthodox lang na upright style ang gamit niya. Nakabatong ang bigat niya sa likod ng paa niya. Mukhang plano niya mag-counter punch. Kombinasyon mula kay Suzuki! Hindi to nama! Inatrasan na lang ni Ford! Maganda ang footwork niya! Mukhang alam talagang gamitin ang laki ng buong ring. Malupit rin ang bilis niya! Yeah! Ang lakas ng suntok ni Borg! Katigilan ang abati ni Suzuki! Jab lang ba yung suntok na yun?
Speed, power, balance, materiales, fuertes. Hindi siya basta-basta matatalo. Anong gagawin ko? Ang bigat ng jab niya. Hindi ako nagugulat na World Amateur Champion siya. Pero marami pa akong gagawin. Mga hindi niya mababasa sa kahit anong libro. Subukan mo to, Hampton! Kaibang kilos mula kay Suzuki. Sumuntok na isa tapos dinikitan agad si Borg. Ganun nga. Kailangan dikitan siya ng gusto para masira yung diskarte niya. Aba! Tignan niyo, oh! Yung balikat! Sige! Sige pa! Ang layo pa ng pinagalingan mo para lumabad dito. Pasensya ka na kasi huling pagkakataon ko na to. Kailangan talunin kita! Nahuli sa katawan si Borg! Maganda pinapakita ni Suzuki sa umpisa ng laban na ito. Talagang grabe yung binibigay niyang pressure kay Borg. Nahuli niya rin si Borg pagkatapos ng tuloy-tuloy na atake. Kaya lang, napansin ko na kapag tataka. Hindi man lang kumikibo yung coach ni Borg. Oo nga. Parang baliwala lang sa kanya yung nangyari. Nakataas yung talampakan niya. Lalaban ka na malapitan! Mas maganda sa akin yun. Ang totoo, in-fighter ako! Magkasabay ng tama! Lumalaban ng malapit ang si Borg. Nagpalitan na sila ng suntok. Sino ang makakalamang sa kanilang dalawa? Nakadikit pa rin ako sa kanya. Ba't nakapuha pa rin ang mga suntok niya? Anong ibig sabihin nito? Ganito ba talaga siya lumaban? Okay yun ah. Inviter pala. Bakit parang may pagkikikin sa mga mata niya? Umata si Suzuki. Delikado, kailangan itaas ang guard. Huwag ka naatras, kailangan mabati ka. Kahit nakatras yung kamay ko, nililisutan na ng mga suntok niya. Saboy si Suzuki. Mukhang nasaktan siya ron. Sinundan pa ng mga suntok ni Bart. Grabe na si Suzuki. Hoy! Nakialam ang referee. Mukhang bibigyan si Suzuki ng standing 8 count. 5! Itigil nyo na ang level. Itigil nyo na yun! Bakit tapos na? Tama na yun! Tigil na! Suzuki! Suzuki! Yung stretch ay dali! Grabing pangyayari! Tapos na ang laban! Sobrang lakas si Alexander Volzangif! Ano ka ba? Tingnan mo ang ginawa mo sa bata ko! Mas mabilis pa niya napabagsak si Suzuki kaysa kay Mr. Tate! Sorry po! Palis na yata yung si Mr. Tate! Hindi naging champion si Borg dahil sa technique, kundi sa tindi ng lakas niya. Hindi siya pwedeng maliitin. Borg, nanalo ka na sa laban. Bumalik ka na sa corner. Kahit nanalo na siya, hindi siya natutuwa. Parang nalulungkot pa siya. Matalas sa mga suntok niya at marahas rin ang atake. Bagay ang bansag sa kanya na lobong may puting pangil. Oo. Siya ang susunod na makakalabang ko. Sabol yung counterpunch niyo! Sige, Sir Kimura! Watake ka na gusto! At ang nanalo, si Tatuya Kimura! Panalo si Sir Kimura sa laban niya! Alapit pala ng pagbuboxing niya! Ang galing talaga ng style niya! Wala talagang kwenta yung ganun palalo! Sir Aoki, galingan niyo! Talo ka, be! Natatalo ako! Matatalo na ako! Pero hindi ako makakapayag na si Ipola at si Kimura ba nanalo? Hindi ko na sana gagamitin na ganito. Pero kakailanganin ko ngayon.
Yeah! Yeah! I'm the man! Ang galing na ginawa mo! Parang talo ng palaka! Talon daw ng palaka yun? Ay, nako. Kahit ano, gagawin na niya para lang manalo sa labanan. Congratulations! Magpahinga muna kayong tatlo o apat na araw para mawala ang pagod nyo. Pero kayong tatlo, huwag niyong kakalimutan. Kakaumpisa pa lang ng tournament. Huwag lalaki ang ulo. Opo! Opo! Marami po salamat. Ayos ang mga laban natin, ha. Panalo tayong tatlo. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa? Napanood ko kasi yung laban ng board, kaya... Pinoproblema mo na yung susunod mong laban? Naiintindihan kita dyan, Ipo. Ako rin, napanood ko yung laban kanina ni Masuba. Kung umabot ako sa finals, malamang siya na mismo yung makakaharap ko. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba dapat nagsasaya tayo ngayon? Nilang pinakamatanda sa grupo na to, akong kailangan mag-alaga sa inyong lahat, mga munting chikiting. Huh? Alam ko kung anong dapat natin gawin! Sumunod kayo sa akin! Magsa-celebrate po tayo! Ayos! Ano bang magandang kanta? Unang kakanta yung mga junior sa atin, okay? Ha? Pero ngayon pa lang ako nakapunta sa ganito, hindi ako marunong! Ako akong pinaka-junior dito! Loko ka rin ha, feeling mo senior ka na masyado? Paano naman, ngayon lang ako magkakaraoke, talaga hindi ako marunong! Okay, magaling pala kumanta tong lokong to. Nice one, Tsukamichi! Maraming salamat po. May talent pala to si Tsukamichi. Hindi ko pwede palagpasin lang. Kailangan itayo kong bandera ng mga senior. Okay! Four, five, okay. Hindi na niya tinignan yung numero dun sa libro. Bakit ganun? Yan ang paboritong kanta niyang gorilla na yan. Champion, kakantayin niya. Eh, ano namang inakala mo na marunong sa kumanta? Mag-peace na lang tayo nung matapos yung kanta. Oo nga. Sayami! Kaya pala wala na ako nababalitaan tungkol sa kanya. Ganyan na pala ginagawa niya ngayon, pambira! Grabe! Sarap naman ang trabaho niya. Ang tagal ko na di... Ba't ganito itong mga to? Hindi ko hilig kumanta pero nag-standing ovation sila. Okay. Ha? Isa pa para sa inyo! Eto! Panglimang magkasunod niya! Wala bang pipigil sa kanya? Kahit yung gabi, hindi natin tigil yun. Unti-unti na ako natitikon talaga, ha? Iniisip ko kasi, bakit yung natalo pa kay Ipo kinuha nila para sa video niyan? Nakakaingit talaga. Ako rin, kahit kunwari yan lang, gusto kong makatikim na suot-suot ko yung ganung sinturon. Tingnan mo, ha? Oo nga pala, konti na lang malapit na nilang mabot yung inaasam nilang championship belt. Tukun na ako! Nako! Ayaw niyo talagang huminto, ha? Sumama na rin si Sarito? Sa bagay, masama rin yung puro boxing na nasa isip. Dalawang pong beses na yan, ha? Wala bang ito sa mga to? Pagkatapos naman dito, pumunta tayo sa kwarto ko! Okay! Magkakantahan pa rin ba tayo? Pag-uusapan natin yung tungkol sa boxing natin. Ako gustong palakasin pa yung kaliwa kong counter punch. Ako naman, may ayusin pa ako ng konti sa paborito kong talong palaka. Ang gagaling nila, no?
Meron silang mga paboritong galaw para tapusin yung kalaban. Kahit naman alis ang tukmo, pwede pantapos sa kalaban nyo eh. Paborito ko yung kaliwa na tumatama sa sikmura. Kaya lang, hindi ko talaga magaya. Ah, yun ba? Kailangan mas malaki ang hakbang mo, tapos mag-pivot ka para magamit mo yung buong katawan mo. Tingnan mo to. Grabe! Nagpipivot siya sa kaliwa, kaya kasama sa pag-ikot mula bewang hanggang balikot! Loko ka talaga! Pasensya po! Hindi na tayo makakabalik nun. Hindi ko po naisip yung ginagawa ko. Teka po, kailangan ko na pong umuwi. Ako nga pala, no? High school ka pa lang. Umuwi ka na, baka mapagalitan ka pa. Pasensya ka na, muntik na kitang mapahamak. Hindi, nag-enjoy talaga ako. Ngayon lang ako nakasama sa gimikan. Nag-enjoy talaga ako itong gabing to. Ibig mong sabihin, kasama ka sa grupo? Ayan ka na naman! Oh, puna na po ako! Hindi ko ito malilimutan. Hindi daw malilimutan? Madrama talaga yung Sukamichi na yan. Sinabihan niya ako na huwag ipagsabi. Pero siguro pwede ko na lang sabihin. Okay lang ba talaga? Paano na yung pagpunta mo sa Kamagawa Boxing Gym? Okay lang po yun, ma. Sa lahat ng nalipatan natin, ngayon lang kita nakitang masaya. Maiiwan mo ba talaga ang lugar na to? Sigurado ka pa, anak? Pero hindi ko siya malilimutan. Mga nakasama ko dito, magagaling, masasaya, malulupit pero mababait din. Talagang ibang klase silang tao. Ngayon lang ako naging masaya. Mahalaga para sa akin ang lahat ng alaala dito. Pasensya ka na, Ayo. Parati ka na lang nasasaktan sa paglipat natin. Hindi po ganun, Nay. Meron nagbago mula na makilala ko mga taong yun. Kahit saan tayo magpunta, hindi na mawawala yun sa akin. Binagbago sa sarili ko mismo. Kaya daladala ko na yung parati. Lilipat na sila? Ba't hindi mo naman sinabi agad? Eh kahit kailan, hindi ka mo nagtago ng sikreto. Anong sabi mo? Tama na. Magbigyan mo na yung kahilingan ni Sukumichi. Mas mahihirapan siya siguro kung magpapaalam pa siya. Ang sasamaan niyo talaga. Sir Takamura, number one ka pa naman sa pag-utos sa kanya ng kung ano-ano. Ano kaya kung bigyan natin ng ano? Alam niyo ba? May naisip na po ba kayo? Despedida! Kaso, Kamagawa style, kaya baka hindi niyo magustuhan yung gagawin. Maraming salamat po. Mag-iingat ka, bata ka! Opo. Tasa'y mabahas nila lahat. Hinihintay ka sa loob ng Greg. Ho? Oh? Di ba wala namang po sila yung sayong yung araw? Bibigyan ka rin ng despedida. Ho? Oh? Pati para sa akin. Ang babayit niyo po talaga! Nandito na. Tapos na kami magpainit ng katawan. Bilisan mo't magbihis ka na agad. Mag-warm up ka na. Kala ko despedida. Kamagawa style to! Di ba sa karate, binibigyan sila ng 100 hampas sa katawan? Dito naman, isa-isa kaming makikipag-sparring sa'yo. Napagod masyado kahapon to si Ipo eh, kaya manunod lang siya ngayon. Marami po salamat! Sigurado hindi ko malilimutan to despedida na to! Ako mauuna sa'yo, bata! Kailangan kayanin mo yan! Kukayanin ko! Hindi kita magbibigyan! Marami po salamat! Ako naman ang susunod sa'yo! Kung si Sir Aoki lang, kaya kitang payuan kung anong pwede mong gawin. Huwag kang papadala sa mga kakaibang galaw niyan. Kailangan ikaw magdikta ng laban. Opo! May bulong-bulungan pa kayong dalawa dyan, ha? Yes! Talagang pang junior welterweight yung job niya! Suntok ka naman, suntok! Mapapadala ka talaga sa mga galaw niya! Si Sir Kimura naman, magaling sa outboxing yan. Huwag kang magpapadistansya. Dikitan mo na, dikitan. Opo. Meron yung chismosong bulong ng kung ano-ano. Kaya ang payo ko sa'yo, mag-ingat ka. Okay! Nice dash! Ang galing na niya. Nakakasabay na siya kay Sir Kimura. Nice one!
Hindi siya bumagsak. Kahit napuruan siya nung counter punch na yun. Sorry po. Parati napapag-tripan ko siya ako eh. Hindi ka na ganun. Sayang! Kung makmang pa sana siya ng konti pa, tumama na yun. Konti na lang. Ang ganda kasi ng mga suntok mo eh, kaya sineryoso ko na talaga. Marami pong salamat. Nagagamit na niya yung lakas sa katawan niya. Saka hindi na basta-basta bumibigay. Hindi mo iisipin wala pa siyang karanasang lumaban bilang pro. Parang hindi na pwedeng tawagin Sukamichi ah. Sorry po. Oy, Ipo! Kaya ko naman siguro isang round lang. Ayoko namang kailangan matatandaan itong si Yamada. Sorry po. Itutodo ko ang suntok ko. Opo. Ayos yan, kaya mo yan. Panay pasapasapa ang katawan niyan dahil sa laban niya kahapon. Pareho kayong infighter, kaya kailangan makipagsabayan ka sa kanya, ha? Okay lang, kahit mapuruan mo yan, sasabihin namin. Aksidente! Tulis pare ko na kay Saripo. Kailangan makita niya marami ako natutunan. Ang bilis! Noong to, sila seryoso! Lamot naman siya! Oo! Jump lang yun. Kahit ang lapit ko na, hindi ko siya matamaan! Mas seryoso pa siya mag-sparring kaysa sa atin ah! Pinapakita niya lahat ng galaw niya kasi mas matututo sa kanya si Sukamichi. Kahit na lamog ng katawan niya, malaga talaga siya sa mga junior. Tinuturoan ka ngayon ni Professor Makunouchi! Kailangan makita mo lahat ng ginagawa niya! Hindi ko nga malabang kung anong gagawin ko eh. Suba po! Lagot! Hindi ko maabot! Tuhok mong niyo yun! Kailangan tignan ko yun! Ah! Ito na yung suntok mo! Suntok ko sa puro! Sobrang lakas talaga! Okay ka lang ba? Maraming salamat! Huwag niya sari! Nakuwat! Bakit naman kasi dumupa sinuntok ng ganong kalakas? Ano mang labi sa'yo masama, di ba? Pasensya na po. Naku, talaga Sukamichi pa rin ang tawag sa kanya. Dito si Sir Takamura. Dito si Sir Aoki. Dito naman si Sir Kimura. Tapos? Hindi mo siya makakalimutan. Hindi. Yamada, huwag kang hihinto sa pagbo-boxing. Malay natin, baka magkita pa tayo balang araw. Malapit na yung laban niyo sa semifinals ha. Good luck sa inyo. Kaya niya yan. Swerte lang niya. Nanalo lang siya ng isa. Pasok na agad siya sa finals. Pero grabe talaga yung stamina ni Ipo. Pagod na tayo sa katatakbo. Siya ganado pa rin mag-shadow boxing. Dahil pang kabayo oh. Sa bagay, kahit tingnan yung professional record, grabe talaga siya. Oh. 10 beses na siya lumalaban. Pero wala pa rin talo. Saka panay KO pa panalo niya. Pero kahit pareho silang walang talo, iba pa rin yung dating sa akin ni Takamura. Noong una ko nakita si Takamura, naisip ko agad sa kanya kahit anong gawin ko, hindi ko siya malalampasan. Hindi katulad ni Ipo nung sumama siya sa atin. Ngayon parang nalampasan na yata tayo. Hindi ko matatanggap yan! Iba talaga si Takamura. Una pa lang, masyado siya malayo kumpara sa ating mga ordinaryong tao. Pero si Ipo, kumpara nung una pumasok sa gym natin, ang layo na talaga na narating dahil sa sipag at syaga. Kung sa bagay,
Inaakabahan lang tayo dahil malapit ng laban natin. Kung mauna siya, hindi lang nakakahiya na malampasan tayo. Pati yung pinaghirapan nating apat na taon, mababaliwala lahat yun. Dalawang panalo lang ang kailangan natin. Title match na. Tara na, bilis! Oo! Pagbutihan natin tatlo para manalo tayo lahat! Yeah! Oh, ba't nandito kayo? Kasi Ipo kasi, gusto raw mapanood yung videotape ng laban ni Chavez. Maganda kasi ang basics ni Chavez, kaya ang sarap panoorin. Maraming matututunan. Hmm. Sige, pasok kayo. Videotape ni Chavez. Nasa na nga ba yun? Ah, ito pala. Ba't yan mo lang tinatambak kasama na kung ano-ano mong magazine? Oh, ba't pati yung championship belt mo nakatambak lang dyan? Grabe ka talaga! Sabi ko naman sa inyo, sa world championship belt na ako interesado. Halos magpakamatay na kami para makakuha ng ganyan, tapos tinatambak mo lang. Kung gusto mo talaga, edi sa'yo na lang to. Ah! Ano ko, balik? Ah! Sir Aoki! Sobrang lupit mo naman kasi yung mga asar eh. Minsan nakakainis ka na talaga. Sige, maunin na rin ako sa inyo. Ang sama mo naman, kinakabahan na nga yung dalawa dahil malapit na yung laban. Binigyan ko nga ng pampagana yung dalawa eh. Ha? Ano ka ba? Hindi ito isang bagay na ibibigay sa'yo tapos tatanggapin mo lang. Pinaglalaban to ng malalakas na tao para makuha. Yung tutusin, ginawa ko pang kontrabida ang sarili ko para lang matutunan nila yung bagay na yun. Ang galing talaga magpalusot nito. Hindi ka naniniwala? Bakit? Ano na ba naitulong mo sa kanila? Ang sabi ko, galingan ninyo ha. Manalo man o matalo, basta ibigay nyo lahat ng makakaya nyo. Para sa mga naging madali ang landas patungo sa Tagumpay, parang ang simple lang. Ha? Apat na taon na ba? Oo. Apat na taon na sila nagayon sa'yo sa gym. Kung hindi nila makuha ngayon yung pagkakataon para sa title match, maghihintay na naman sila ng isang taon. Isang taon na naman? Umisip nila siguro ngayon kung may pag-asa pa magkatotoo yung pangarap nila. Hindi sila ngayon makatulog na maayos sa gabi. Hindi tuloy maalis yung pagod nila dahil parang wala sila sa kondisyon. Panay-insayo na lang mula umaga hanggang gabi. Lalo lang sumasama ang kondisyon nila. Tapos sasabihan mo lang sila ng galingan nyo, ha? Tingin mo may tutulong yung ganong hero sa kanila? Eh paano ba ako makakatulong sa kanila? Wala naman ang malay ko doon. Ito yung mga videotape ng mga makakalaban nila Sir Aoki at Sir Kimura. Kainis, masyado o si Sir? Ba't sumusuntok ng ganun yung batang yun? Ako naman uli. Oh, ngayon naman dumi distansya. Oh, Ibo! Magpahinga ka kaya muna! Nakakawalong round ka na ng sparring sa amin dalawa na walang pahinga. Hmm. Okay ba po ako? Kaya ko pa pong ituloy ito. Hindi naman sa hindi kami nagpapasalamat. Hayaan nyo na lang yan. Sila ba na nagsabing gusto pa niya eh? Kayo rin, pag hindi nyo inintindi ang magiging laban nyo, wala na kayong mukhang ihaharap. Bilib din ako dyan kay Ipo. Iniinsayo na tayo, ginagaya pa pati yung style ng mga kalaban natin. Bilib rin ako. Mukha ngayon, talaga napagandaan na natin ang gusto yung laban natin. Oo, gawin na lang natin lahat ng makakaya natin, no? Parang ganyan din ang linya ng si Ipo, ah. Naku, napagaya na rin ako sa kanya. Mas napalagay ko, makakatulog na tayo ng mahimbing ngayong gabi. Ayos, sabay tayo magkakaroon ng title match. Ewan ko sa'yo, baka hindi lang kita mahintay. Ang sakit mo naman magsalita. Naku lang, ikaw pa.
Malaki naman ang pag-asa nilang manalo ngayong gabi. Hindi ba, Mr. Takamura? Ano ka ba? Mas kabado ka pa yata kaysa sa kanila. Aba, walang kilay itong kalaban niya. Kung sa kilay lang, nakakatakot din naman ang utsura ng kilay ni Saraoke. Come on! Ayun na yung lumulundag na parang palaka! Oo nga, yan yung palaka! Talong ka! Talong! Talagang palaka na may gantawag sa kanya dito. Luhong to! Sabi ko na nga ba, i-distansya to sa akin eh! Patay pa nito sa puntos. Kailangan bigyan ko to na isang matindi. Ayun na! Gagawin nyo! Bigyan lang ito bago makatalon! Parang pala akong bumulog ka! Pinaabangan talaga. Madali talaga siya mapapabagsak kasi nakadikit yung paa niya. Pero hindi siya siguro masyadong masaktan kasi sasabay lang yung katawan niya dun sa suntok sa kanya eh. Huwag ka mamatalo! Tumayo ka, Saraoke! Pakita mo matibay ka! Ayos! Tumayo kayo pala ka! Pero nila! Gusto mo makatikin mo rin, ha? Nakabawi siya! Wala, gagawin ulit. Tapos biglain, di ba? Tatayo. Matiba rin itong isa! Ang lalakas na! Yaman! Ibuot mo na lahat, Sir Aoki! Sandali na lang, matatapos na yung laban! Huwag mo lang pabigyan! Sir Aoki! Ang ganda ng laban niya kahit dihado siya sa kalaban niya. Hindi lang sana siya natsamba ng suntok ngayon nung huli. Inaalas lang talaga. Sige ba, lawan pa, Sir Kimura! Gamit niyo mo ang footwork mo! Decision. Panalo naman po si Sir Kimura, di ba? Mas umaatake sa kanya yung kalaban niya eh. Depende pa rin sa judges. Draw! Draw sila? Ayos to! Sino sa kanila akit sa finals niyan? May special role dito sa Class 8 tournament. Magkakaroon ng extra round. Kung sino sa kanila makakalabang sa round na to, siya panalo. Isa pang round? Kaya mo pa yan, Sir Kimura! Ilabas mo lang natin yung round na kasi kaya laban! Kahit parang pantay yung laban, angat talaga yung kalaban niya sa bilis tsaka sa lakas ng suntok. Nakakabawi lang siya sa lakas ng fighting spirit niya. Ayaw na gumalaw ng katawan ko, Sir. Sir Kimura! Halos nagpakamatay na siya pero hanggang tabla lang ang inabot. Sayang, naubos na niya talaga lahat ng lakas sa kanina. Pero ang liit lang ng lamang sa kanya. Kahit siya'y nanalo sa laban, walang magdududa ng swerte lang. Kung swertein lang ang manalo sa laban, bakit tayo sinuwerte sila hindi? Grabe yung ginawa nilang pag-iensayo. Ginawa nila ang lahat. Ngayon ka lang nakapanood na natalo ang kakampi mo, no? Totoo nga napakaliit lang nung lamang nung isa. Pero isa lang ang pwede manalo. Walang koneksyon kung grabe yung ginawang pag-iensayo o kung gaano ka-importante na manalo. Pagkatapos maglaban ng dalawang boksingero, isa lang ang panalo. Yung isa talo. Wala nang pag-uusapan pa. Malupit talaga ang mundo. Ay,
Nako, puntaan na natin yung dalawang pangit na yun. Pag ganito ang sitwasyon, ano po ba ang magandang sabihin sa kanila? Nung huling natalo sila, ano ba sinabi niyo sa kanila? Ano nga ba yun? Isa lang ang sinabi ko. Buti nga sa inyo. Bago noon, sinabi ko, ang hihina niyo. Bago naman noon, sabi ko, kahihiya-hiya kayo. Tapos noon, isang beses naman. Padali na lang, lalabas na siguro yung dalawag yun. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Pasensya na, napaghintay yata namin kayo. Pasensya na, talo kami. Pinanood ko pa naman kayo. Nakakahiya talaga sa inyo. Alalambot niyo pa kasi. Parang hindi naman sila nalulungkot sa pagkatalo nila. Ano ba pwede kong masabi sa kanila? Kikipagsabayan talaga ako kanina. Ah, kasi... Ah, kasi, yung ano... Huwag mo naman masyadong dibdibin yun. Hindi sasanay na kami matalo, pero hindi rin naman namin unang talo yan eh. Pero grabe, pagod talaga ako, parang gusto kong umuwi agad. Oo nga. Hoy! Ha? Huh? Ano yun? Kahit natalo kayo, sa lahat na nakita kong laban nyo, ngayong gabi yung pinakamaganda na nga ipamalas nyo. Ang pangit namang isipin na yung pinakamagaling naming laban, talo pa kami. Hindi totoo yun! Ang galing nyo pareho! Ikaw naman ang susunod. Pagdadasal namin na hindi ganitong mangyari sa'yo. Basta pagbubutiin ko pa rin pero... Napakalakas ng makakalaban ko. Kaya hindi ko alam. Aray! Huwag ka magsasalita ng ganyan. Dapat ituloy-tuloy mo pa rin yung mga panalo mo. Yun ang nagbibigay sa amin ng sigla. Ikaw na ang bahala, Ipo. Hindi lang ay natalo ang mga yan. Pero siyempre hindi mawawala yung masaktan sila pag natatalo. Hindi na siguro maalis ang sama ng loob nila. Kahit mga ngiti lang ang pinapakita nila. Pinipigil lang nila yung talagang nararamdaman nila para hindi sila mapahiya. Nasa iyo ngayon kung paano gaganda ang pakiramdam nila. Akong babawi para sa kanila. Kahit ginanaan ako, ilang beses ko pa pinunod yung videotape ng mga laban nito. Wala talaga akong mahanap na butas. Anong dapat gawin ko? Wala si Manong dito ngayon? Akala ko pa naman mag-ensayo kami ngayon. May kakausap daw sa kanya reporter na isang magazine, pero palagay ko babalik na siya. Reporter? Interview raw para sa isang sikat na magazine. Sabay raw silang i-interviewin ni Mr. Rabda, yung Costi Ford. Ibig sabihin, silang dalawa kakatawan sa Russia at sa Japan. Sigurado papalapak na naman ang tenga ng tanda pagdating dito. Oh. Imbis na natuwa, uminit lang yata ulo. Kumusta po yung lakad ninyo? Okay po ba interview nyo? Ano po kasi, magtatanong po sana ako tungkol sa laban. Kung ano-ano nasa isip ko eh. Tapos... Parang ano kasi, parang wala talaga akong makitang paraan doon. Wala akong makitang butas. Alam ko ba naman bata ka, ganyan ka pa rin, hindi ka na natutong! Pagina kita! Ba't ba nagkaganyan ka? Minamata ba nung ramdam mga boksingero hapon? Hindi minamata. Bilib na bilib nga siya sa boksingerong hapon eh. Pinupuri nga niya, pinupuri ang tatamis ng mga salita niya. Napakagaling talaga ng mga boksingero niyo. Lalo na yung fighting spirit nila. Kahit sa bansang Russia, nire-respeto talaga yung katangian yon. Pero hindi ko maintindihan. Parang marami sa mga boksingero nyo madaling napipinsala. Ano kaya ang dahilan no? Siguro kasi halos nagpapakamatay na sila para manalo. Lagi nalang ganyan na nakukuha kong sagot sa mga trainer nyo. Mm-hmm. Kung may kakulangan sa boxing technique, sinasabihan ng trainer yung boksingero na mananalo sila sa lakas ng loob. Mangyayari tuloy, detached retina, brain damage, at kung ano-ano pa, nasasayang lang ang karir ng mga boksingero ninyo. Anong ibig mo sabihin? Ang trainer ang may pagkukulang? Hindi ko naman sinasabing ganoon. Kaya lang, ang masasabi ko, wala pa akong nakikita sa inyo makakatalo sa boksingero ko. Matagal lang hindi uminit ang ulo ko ng ganito. Pakiramdam ko binastos niya hindi lang ang Kamugawa Boxing Gym, kundi ang buong boxing dito sa Japan. Ang problema lang, may katotohanan din sa sinabi niya, kaya wala akong naisagot sa kanya. Marado ka, tanda! Shame on you! Tumahimik ka! Bata,
Opo! Kahit anong mangyari, kailangan manalo ka kay Vorg. May ituturo ako sa iyong bagong suntok para magawa mo yon. Bagong suntok? Mag-squat ka muna! Squat po ba? Dalian mo na tumiikli ang pasensya ko. Opo! Taas mo lang todo yung kamay mo, yung mapapatalon sa lakas! Ganito po ba? Gawin mo ng 200 beses! 200? Bakit? Wala po! 1, 2, 3, 4! Teka Manong, paano po yung bagong suntok? Yan na yun. Meron ka mang lower body strength. Masyado pa rin matigas yung katawan mo. Kailangan flexible ka. Kailangan mo yun para magkaroon ka ng sinasabi kong bagong suntok. Kailangan mo ang mga ito para maging kasing leksikan ng isang gazelle. Gazelle? Kung di ako nagkakamali, yun lang ang magiging paraan para matalo mo yung si Vore. Suntok na magiging paraan para manalo kay Vore. Hindi ko alam kung anong klaseng suntok yun. Pero mukhang tuturuan ako ng isang matinding technique ni Manong. Kung kinakailangan maging parang gazelle, yun ang gagawin ko. Sigurado ko ba nandito talaga yun? Oo naman, nanay niya mismo nagsabi sa akin, isang linggo na raw yung nagpupunta dito. Katatawag ko lang uli kanina. Sabi sa akin, nandito na naman daw uli. Nandito ka lang pala, ha? Ba't nandito kayong tatlo? Kumusta na ang kondisyon ng mga katawan ninyong dalawa? Baka hindi pa kayo gumagaling, magpahinga muna kayo. Okay na, tingnan mo nga, oh. Ang tanong eh, ba't dito mo ginagawa yung mga squats mo? Ang sabi kasi ni Manong, kailangan maging flexible ang katawan mo. At nabasa ko na ang mga swimmers daw, ang isa sa mga maskuladong mga atletang flexible. Ganun nga ba talaga? Baka naman kasi mas madali dyan kasi aangat ng kusa ang katawan mo. Sa bagay, hindi rin masyado mag-absorb ng impact ng tuhod mo. Marami rin lumalangoy para sa rehabilitation. Tutol, matigas rin ang katawan natin dahil katatapos lang nating lumaban. Subukan din natin! Manunood na lang ako! Ang dami magagandaan ko lang rito eh! 55! 56! 57! 58! Parang ang bigat masyado ng katawan ko. Mas mahirap yata dito sa ilalim ng tubig ah. 199! 200! Akala nyo mas madali dyan. Eh mas may resistance pa nga pag nasa ilalim ng tubig. Hindi kasi kayo nag-iisip. Kung itutuloy-tuloy mo yan, talagang lalakas ka ang katawan mo. Sa palagay nyo po? Ayos! Itutuloy-tuloy ko talaga to para makapagpa-level up ako. Sige! Mukhang magandang resulta agad ito, bata. Ituturo ko na sa'yo ngayon ang bagong suntok mo. Opo! Masyado ka malapit. Umatras kang konti. Opo! Sige ba? Ha? Kung ganito kalayo, hindi aabot yung hook o yung short uppercut. Baka naman straight yung ituturo niya o baka... Ang stance mo, pang hook. I-maintain mong naka-90 degrees yung kaliwa mo. Ibaba mo, tapos buong pwersa mong itaas. Kaliwang hook na galing sa ibaba. Yun po ba yung bagong suntok ko? Hindi naman tumama! Sira ka ba? Pero sa sobrang layo kasi hindi talaga abot. Kailangan humakbang ka ng malaki papalapit dun sa kalaban mo. Kaya lang... Kailangan yumuko ka para makalusot ka sa ilalim nito. Ano nga ulit? Hakbang ng malaki tapos kaliwang hook. Pasok! Hakbang papasok! Yuko! Tapos mula sa baba! Yeah! Yuko! Tapos mula sa baba! Yung punching bag! Napaangat pataas!
Suntok na tatalsik pataas ang tamaan? Hindi magagawa yun na puro lakas lang. Kailangan may puwersa sa paa na bubuhat pataas ang buong katawan. Yun pala yung dahilan kaya panay-squat si Ipo. Ngayon alam ko na. Iba klase. Kakaiba yung pakiramdam. Meron pa rin kulang sa suntok na yun. Pero ganung kalakas nga dapat yung suntok na yun. Yan yung kung tawagin na yung deadly weapon ni Floyd Patterson na former two-time world heavyweight champion. Yan ang Patterson Gazelle Punch. Gazelle Punch? Parang gazelle ang puwesa ng paa para buhatin yung buong katawang pataas. Kung makatama, kahit ganong kalaking tao, babagsak. Parang masyadong malaki yung motion. Hindi kaya madali lang na mailagan? Ito timing mo! Yung laban yun ni Ford, siguradong ganito ang mangyayari, kaya manood kang mabuti. Ganitong kalapit. Magpapalitan kayo ng mga suntok sa ganitong distansya. Malapitan lahat ng suntok, siguradong aabot sa kalaban. Pero kung ganito kalapit, hindi rin madali makasuntok na makapagpapatumba. Ang kinakailangan pag ganito, maramihang suntok para masira ang forma ng kalaban. Kunwari, sinusuntok mo ako ng sunod-sunod. Aba! Kinisan mo ba? Huwag kang nagihinto, bata! Sige ba! Ito ang hintayin mo. Habang sunod-sunod ang suntok, natitigil muna ang paghinga ninyo. Labanan ang mas matagal makapigil ang hininga. Kailangan maunos ang kapusin ang hininga para pagtaas ng ulo niya para huminga. Bibigyan mo ng gazelle punch mo. Patagalan sa pagpigil ng hininga? Paano po kung ako yung maunos ang kapusin ng hininga? Bakit may nahaksaya mo ang utak mo sa pag-iisip ng mga ganyang bagay? Pasensya na po! Kailangan palakasin natin ang respiratory system mo para kahit 3 minuto kang walang tigil sa pagsusuntok, kaya mo pa rin. Kailangan tumakbo ka ng tumakbo para magawa mo yon. Opo! Ano sa palagay mo? Ayos rin naman yung naisip niya na game plan para sa laban. Pero may problema kaya doon? Yung word, salitang Russian daw kasi yun ang ibig sabihin ay wolf. Wolf laban sa gazelle pala? Parang talo yata yun ah. Parang wala tayong panalo. Tura. Anong palagay mo sa kanya? Magaling siyang boksingero. Malakas ang suntok niya tsaka may fighting spirit. Kaya ang kapansin-pansin sa kanya, parang ang laki ng inaangat niya sa bawat laban niya. Anong posibilidad niya na manalo sa'yo? Sa ngayon, parang wala akong nakikitang dahilan para manalo siya. Pero hindi ko rin masisigurong gano'n na nga. Baka kasi bigla siyang lumakas pagdating ng laban. Magaling kasi nakilala ko trainer niya. Alam na alam lahat ng boxing concepts. Kahit pinipilit niya na importante pagsusumika, meron siyang scientific understanding ng fundamental ng boxing. Sigurado makakahanap yun ng butas sa laban mo para magamit ang boksingero niya. Kailangan mo mag-ingat. Opo. Nakakatawag pansin talaga mga laban niya. Pero ang mas nakakatawag pansin sa akin, bakit para talagang natutuwa siya? Parang hilig talaga niya ang pagboboxing. Ibang-iba siya sa akin. Handa ka na ba? 8 beses kang tatakbo ng 800 meters. Subukan mong kunin sa 3 minuto. Opo! Suntok! 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 Tuloy! Tuloy! Baliwala yung mga yan! Kailangan kayanin yan, kundi hindi mo makakayanin yung mga suntok ni Ford! Talunin mo silang dalawa. Pag infighting, nagkakatulakan talaga. Yung nadadaig sa tulak, doble pagod. Kailangan matulak mo sila pareho. Ano ka ba, bata? Ba't nagpapatalo ka? Hindi ka dapat magpatalo. Nakinig ka, hindi ka makakahabol sa boxing techniques before. Kailangan mas nakafocus ka sa laban nyo. Kailangan magsumikap. Kailangan ang lakas ng loob. Kailangan isipin mong kaya mo. Ganun lang yon. Opo. Bilisan mo pa yung hakbang mo papasok para gumana yung spring sa tuhod mo. Yung
tumalo niyang 800 meter dash, wala nang lumagpas sa 3 minuto. Hindi ka pwede nagpapahinga lang dyan. Boxing meets naman tayo! Wala nang isang buwan, nalabang ka na, di ba? Sa totoo lang, palagay ko, nasasobrang ka na ng ensayo eh. Hindi naman siguro, no? Si Tanda pa, eh napakakulit nga nun na mag-alaga ng mga katawan natin eh. Pwede. Baka kasi parang masyado niyang dinidibdib yung hirit sa kanya eh. Di ba, minasamahan niya lang gusto yung mga balance sa kanya nung trainer ni Ward? Ingat ka na lang. Marami na rin mga boksingero na bumigay na lang sa laban dahil napasobra yung paghahanda. Kahit minamasahe ko, talagang naninigas pa rin. Basta sunod lang ako ng sunod kung anong sabihin ni Manong. Pero parang nasusobra na nga ako sa pag-ensayo. Tao po! Tao po! Sandali lang! Andiyan na ako! Sinong kailangan nila? Ay, Ipo! Kamusta ka na? Pinanood ko lahat ng laban mo. Ang galing mo talaga, Iho. Doktora Yamaguchi! Nag-iisa ka lang ba? Opo. Nagtatrabaho kasi ngayong gabi si Nanay. Sige po, pasok po kayo sa loob. Kung pwede sana, doon tayo sa kwarto na may mahihigaan. Huh? Bakit po ba kayo napunta dito ngayon? Dali, umiga ka na. Basta umpisa na natin. Umpisa na po natin? Ang alin? Dalian mo na. Opo. Ayun na po. Ano ka ba? Kailangan nakadapa ka, no? Paano ka mamamasahe ang katawan mo? Masahe po ba? Pasensya na po. Pagod kasi ako kaya hindi na gumagana utak ko. Tinawag ka kasi ako ni Mr. Kamagawa. Si Manong? Masyado yatang nababanat ang mamasal mo dito, ha? Walang beses ka rin pinapatakbo ng 3 minuto para magkaroon ka ng stamina para sa walang round. Para tumagal ka rin sa laban. Ayos naman yung mga muscle mo eh. Wala namang pagkukulang sa oxygen. Kaya siguro naman di ka magkakaroon ng oxygen deficiency. Ibig sabihin, gumagana yung pag-ensayo ko? Yung mga squats mo nakatulong. Siguro ready ka na sa laban. Opo. Sa palagay ko, lumakas yung opensa ko. Pati yung depensa mo, nag-level up na rin. Hindi lang kasi nakakadagdag ng pwersa ang masa sa tuhod. Nakakasalo rin to ng impact. Kaya panintamaan ka, masasalo ng tuhod mo ang pwersa ng suntok. Talagang pinabibili ba ko parati ni Mr. Kamagawa? Sa bawat ensayo na pinagagawa niya, merong scientific basis para mapalaksak katawan mo. Importante na lang makapagpahinga ka na maayos para mawala yung pagod mo. Siguradong nasa best condition kapag akit ng ring. Inaalala po ninyo si Ipod, oh? Hindi. Hindi ko kailangan magkalala sa batang yun. Eksperto yung pinapunta kong doktor sa kanya. Baka naman dinididid pa rin ninyo yung sinabi sa inyo ng Rabda. Marami talaga yung hindi makahabol sa technical aspect para paghandaan ang laban. Kailangan daanin na lang sa mental aspect. Parang pinipilit ko yung bata na lakasan ang loob niya at daanin sa pagsusumikap. Tinatanggap naman niya na walang duda lahat ng sinasabi ko. Nagagawa niya lahat ng ipagawa ko sa kanya. Pero kahit nayagi, ang isang trainer, kapag may makitang boksingero na may potensyal, gusto niya siya mismong mag-aalaga. Marami siya mga ideya na gusto niyang mapatunayan sa pag-aalaga niya. Meron rin naman siyang nasisira dahil sa pagpupumilit ng kanyang trainer. Alam na ba ng lahat na hindi kayo ganun kasi trainer eh. Kitang-kita rin naman kasi katibayan eh. Lahat na ba ng boksingero dito sa gym natin, hindi pinipilit pero nag-iensayo talaga. Lahat na mga bata ninyo sa Kamagawa Boxing Gym, hilig talaga pag-boxing. Ipapakita na lang sa laban ni Ipo na tama yung ginagawa nyo. Maganda umaga, Manong! Ang aga-aga, ang lakas ng boses mo! Ang sarap mo kasi ng pakaramdam ko dahil sa pagtawag nyo kay Dr. Yamaguchi. Naging maimbing talaga yung tulog ko kagabi. Sarap ng tulog ko! Tama na ang kwento. Nakapag-warm up ka na ba? Opo! Tapos na po!
Handa na po ako! O sige! Umpisan mo ng tumakbo! Opo! Technical knockout sa ikapitong round! Successful title defense mula kay AJ Tate! Ang galing talaga. Napakahusay niya. Number one sa rankings yung lumaban sa kanya. Pero walang nagawa sa kanya. Kailangan mag-insa kayo pa ako. Masyado pang malayo ang agwat ko sa kanya. Pwede bang magtanong? Tulungan niyo naman ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Ikaw si Ward, di ba? Sabi ko na nga ba, ikaw si Ipo Makunochi. Buti na lang. Nanood ka rin ba ng laban kanina? Ang galing ano? Oh. Talaga? Anong ginagawa mo rito? Natapos yung laban. Ang daming tao. Nagkatulakan pa. Wow! Mga kasama ko nawala. Di ko mahanap. Ako lang naiwan. Uwi sana ako mag-isa kaso. Di ko yun mabasa. Ganun ba? Saan ka ba umuwi? Ako na lang bibili ng tiket para sa'yo. May tatanong sana ako sa'yo. Huh? Baka may oras ka makipag-usap. Sa ring pa naman tayo maglalaban, hindi ba? Okay lang ba kung mag-uusap tayo ngayon? Sige, okay lang. Borg, lumalamig na ang panahon, hindi ba? Malamig? Malamig na ba yung ganito para sa'yo? Huh? Oo naman! Taglamig na, no? Para sa akin, mainit pa rin. Doon kasi sa amin, minus 20 degrees Celsius kapag taglamig. Minus 20 ang temperatura? Yung probinsya namin, nandun sa labas ng Russia. Kapag taglamig na, ang marinig mo lang yung ihip ng malamig na hangin, tsaka yung ungol mula sa malayo ng mga asong lobo. Pero teka sandali, hindi yun ang gusto kong pag-usapan. Meron akong matagal nang gustong itanong sa'yo, kung pwede lang. Ano ba yun? Di mo natatanong ilang beses ko na pinanood yung videotape ng mga laban mo. Sa daming beses kong napanood, meron kasi akong mga naobserba na kapansin-pansin. Ano kaya yung napansin niya? Baka yung pagsuntok ko. Siguro yung straight ko. O baka naman yung uppercut. Yung ngiti mo. Ha? Huh? Sana magtapat ka sa akin, Makunochi. Hilig mo ba talaga ang pagboboxing? Ano ba? Oo! Hilig ko nga! Hilig ko talaga ang pagboboxing! Bakit? Ikaw? Hilig mo rin ba siya? Hindi ba pwedeng magboxing kung hindi mo hilig yun? Hindi naman siguro sa ganun, Vord. Ang mga suntok natin, kung gugustuhin natin, kaya natin gamitin para tuloy ang kumitil ng buhay. Deadly weapon ang mga kamao natin. Minsan pag naiisip ko, natatakot rin talaga ako sa sarili ko. Kung ganun, bakit mo naman naisipan na pumasok sa mundo ng pagboboxing? Para sa mainit na sopas ni inay. Sopas? Nag-iisa lang inay ko doon sa probinsya namin sa May Russia. Sa hirap nung mag-isa lang siyang nagpapalaki sa akin, nagkasakit siya dahil sa pagod. Napakahirap kapag taglamig sa amin. Kung maging matagumpay ako dito sa bansa ninyo, magkakapera na rin kami. Kaagana ang buhay ni inay. Lalakas na uli siya. Makakapagluto na siya uli ng mainit na sopas. Ganun pala. Kaya pala malungkot pa rin siya. Nalimutan mo na lang yun. Kapag nasa boxing ring na tayo, lalaban tayo sa isa't isa. Oo. Nung amateur pa ako, marami akong nakalabang mga boksingero. Yung tipo mong mga boksingero, siguradong malayo ang mararating. Masasabi ko talagang magiging sikat ka sa mundo ng boxing. Sa tingin mo, sisikat ako? Maraming salamat, Borg! Parang kung mag-usap tayo, parang hindi tayo maglalaban. Nakakailang? Parang nga, no? Basta ihanda mo yung sarili mo sa pagtikim ng unang talo mo sa laban natin. Ako ang mananalo doon. Handa akong matalo!
Pero hindi ako basta magpapatalo sa'yo. Oh! Gusto kong manalo para kay inay. Ibang klase si Bol. Umalis siya sa sarili niyang bansa. Lumalaban siya at nananalo. Kaya ko kayang manalo sa kanya. Nakakatakot naman yun. Parang naliligaw yata eh. Pero mahirap na, huwag na lang natin pansinin. Oo nga pala! Naliligaw ako. Hindi ko alam kung paano ako makaka-uwi. Hindi ko maintindihan yung mga nakasulat. Tulungan niyo po ako, sige na! Grabe talaga, biruin mo, kayang-kaya niya patamaan yung bola na yan. Sabi nga sa akin nung si Boss Ramda, ginagamit lang daw yung bola niya para dun sa, alam mo na. Alin? Hey, Bull! Gamitin mo yung white ball! Ha? Ano yun? Hindi ko pa rin talaga alam kung ano yun. Uppercut, saka chopping right. Magkasunod pero halos sabay rotatama eh. Sobrang pilis talaga na atake. Nakakatakot talaga, lalo na kung isipin mong ulo ng tao sinusutok niyang bola na yun para makakabali ng leg. White Fang palang tawag doon. Bilis! 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 Bilisan mo pa! Konti na lang, huwag ka muna huminga, tisin mo pa! Sige, suntok lang! Ayan na! Tirahin mo! Eh? Ah! Hilig mo ba talaga ang pagbo-boxing? Yun lang talaga ang masasabi kong lamang ko sa kanya. Yung hilig ko sa pagbo-boxing. Pero kahit na ganun kahirap pa, kahit na ganun kalakas yung kalaban ko, lalo lang ako magsusumikap. Hindi ako magpapatalo. Kahit kanino. Masama pa rin ba ang pakiramdam niyo, inay? Dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko, anak. Inay! Hintayin niyo ako, inay. Hindi ako matatalo dito. Malapit na guminhawa ang buhay ninyo. Sigurado ako. Heto na ang finals ng featherweight division itong Class A tournament! Nag-umpisa ang torneyong ito noong summer. Lumalamig ang panahon pero nag-iinit sa loob dito. Sino sa kanila ang aakit para makalaban ang ating featherweight champion? Andito ngayon si AG Tate, ating guest analyst. Magandang gabi. Sa tabi naman niya ay ang middleweight champion, si Mamoru Takamura. Hello! Yun pala! Kaya pala nag-iya sa kanina sa ukay-ukay! Sa suit niyang yan, parang babariling siya sa lunete. Ano ang prediction niya sa laban? Magiging maganda laban kung baka tama si Makunouchi. Kaya lang, masyado malayo ang lamang ni Vorg sa experience. Tingin ko malamang na si Vorg ang mananalo dyan. Nako, showbiz talaga. Doon ako sa Deado kasi mahilig ako magsugal. Palagay ko mananalo si Makunouchi. Oh! Talaga naman sa boxing, hindi mo masasabi kung anong mangyayari. Posible rin mangyari yun. Masyado matanda ka na nga talaga. Panay maingat lang yung mga hirit mo eh. Hindi naman, ang sa akin lang kasi. Anong sa'yo, Kurax? Pupusta ka? Pupusta talaga ako! Kung gusto mo, tayo na lang eh! Sige ba! Commercial! Commercial muna! Mag-uumpisa na po ang Class A Tournament Featherweight Division Finals. Galing ka ba, Makunouchi! Pabagsakin mo si Bog! Makunouchi! Makunouchi! Huwag mo silang pansinin. Patatahimik ka ba ngayon pag nag-umpisa ng laban? Sigurado yan. Tingnan nga natin kung uobra pa yung sinasabi mong pagsusumikap at lakas ng loob ng alaga mo. May ibig sabihin yung tingin sa akin ng gurang na yun ah. Magaling kayo! Sumuntok ka ng sumuntok! Ano ka ba? Mag-uumpisa na ang laban! Naririnig mo ba sinasabi ko? Opo! Iba na nararamdaman ko. Dati kahit ganong kaba ko sa dressing room, nawawala lahat pag-akit ko dito sa ring. Makunouchi,
Kung sa ibang pagkakataon siguro, malamang naging matalik kitang kaibigan. Kaya lang, kailangan talunin kita dito para sa inay ko. Ang lakas talaga ng dating niya. Parang ang lituloy nitong ring. Mabuti pa, huwag mo silang papansinin, boy. Matatahimik ka mga yan pag nag-umpisa na ang laban. Kaniwala ka sa akin. Tingnan ka natin kung ubra pa yung sinasabi mo pag susumikap at lakas ng loob ng alaga mo. May ibig sabihin yung tingin niya sa akin na yun, ha? Makinig ka, iyo. Sumuntok ka na sumuntok. Huwag mong pagbibigyan. Ano ka ba? Mag-umpisa na ang laban. Narinig mo bang sinasabi ko? Opo. Iba ang nararamdaman ko. Dati kahit ganong kabuka sa dressing room, nawawala lahat pagkakit ko dito sa ring. Ngayon, parang ang liit masyado nitong ring. Parang nasa loob ako ng aula na may kasamang Leon. Makunochi, mabait at tahimik na tao ang pagkakakilala ko sa'yo. Kung sa ibang pagkakataon siguro, malamang naging matalik kitang kaibigan. Kaya lang, kailangan talunin kita ngayon dahil para sa inay ko to. Nag-umpisa na po mga kaibigan. Unang round pa lang itong laban na inaabangan talaga ng lahat. Sino kaya sa kanila ang unang aatake? Ayan na si Makunochi. At syempre pa, yung kanyang peekaboo style. At itong si Ward naman. Crouching style yun ah. Unang aatake yan. Ayan na siya! Kailangan unahan mo! Taliwa! Diretso pa sugod si Ward. Tadali niya agad sa pinapaboran niyang infighting! Sumuntok ka! Ikaw dapat ang umatake! Sumusutok ng kaliwa si Makunochi! Kaliwa rin ang sinasagot ni Bork! Kahit pa jab na nakasuntok nila, mabibigat ang mga binibitawan nila! Okay itong si Hippo! Kalaban niya amateur champion pero nakakasabay siya! Oo nga! Ang galing kong kumilos! Magandang rhythm nitong si Makunochi. Mukhang nasanay na siya sa high-speed na laban. Mabilis na rin ang reflexes niya ngayon. Ayos na! Panalo ako sa pustahan! Lapitan mo pa ng isa pa para mas mamuro sa iyong distansa niyo, bata! Binit! Okay po pwede yun. Mukhang iniba niya ang kilos niya dun, ha? Bibigyan ako ng jump. Kailangan harangin. At tinamahan sa uppercut! Magaling. Kung nga, jab ang gagawin, tapos biglang dinukot niya mula sa ilalim. Mukhang nainig din si Makunochi, mukhang nasaktan. Sugod na! Ipinta si Makunochi sa lubit, mula na sa maatrasan. Tinaas niya ang depensa niya! Wala ka na matatamaan sa ganyang depensa. Diba, sa ilalim na naman! Pangatlong uppercut na ni Bork, sapo lahat sa panga ni Makunochi! Alam niyong mahina ang arm block kapag galing sa ilalim ang suntok. Mindi sa kaliwa ni Bork! Kailangan makatakas dito! Hindi pwede! Nagpapaula na ng suntok si Bork! Dinala niya si Makunochi sa corner! Kahit saan ako tumakas, ganun pa rin! Hindi... Hindi. Hindi kayang tumakas. Hindi ko kayang tumakas sa kanya. Panay combination si Borg. Nagtatalsikan ang pawis si Makunochi. Hindi siya makahirit. Tingnan mo yung mukha ni Ipo. Magamaga na agad. Isang minuto pa lang ang nakalipas. Hindi na niya makayanan si Borg.
Kayang sumuntok ni Ferg na malakas para masira ang depensa. At accurate pa, kaya tumatama ng solid kung may butas. Galing, no? Ang mga mananood dito na kanina si Vizica para kay Makonochi, natatahimik na ngayon! Malakas yung Ferg Zangief! Eh po, sumuntok ka, kaya mo yan! Talagang malakas si Ferg. Pero bakit walang magawa ang bata? Dahil kaya natatakot siya. Ganyan talaga mangyayari. Importante man yung pagsisikap at lakas ng loob. Paliwala yun. Wala rin patutunguhan yun kung mapatapat sa tunay na lakas at galing. Wala makakalampas sa boksigero ko. Huli ka! Nayanig yung ulo niya. Ibo! Delikado! Nawalan siya ng malay! Turugin mo siya! Bata, umatras ka! Palakas yung parating! Bibitaw ng kanan si Borg! Puska na! Huh? Ano to? Bata! Biglang umaatake na naman ngayon si Makonochi! Sunod-sunod na suntok habang nakaipit siya sa corner! Dosig! Ganyan na ganyan yung inisahe niya! Mukhang nagising na siya! Hindi, wala pa siyang malay. Huh? Hindi pa siya nagigising. Ginagawa lang ng katawan niya kung anong paulit-ulit na inisahe niya. Sige! Ganyan lang ng ganyan! Ituloy mo lang! Lumabang ka! Parang nagulat ng huso si Ward sa atake ni Makonochi! Natigilan na mga suntok na! Napakalakas talaga ni Makonochi! Sa suntok nang yun, napabalik niya sa gitna ng ring si Ward! Pabira! Kaya mo naman pala lumaban eh! Aatakayin ang puso ko sa'yo! Tingnan niyo ang mukha ni Ward! Gulat na gulat! Puro Makonochi na naman ang sinisigaw dito! Tuloy-tuloy nga kaya makakahabol si Makonochi! 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 Nasa gitna na siya ng ring. Bakit siya umatras? Pero hindi niya. Gagawin niya. Sumuntok na ako pabalik kaya parang nag-iingat siya dun. Hindi na parang maliit ang ring. Nadaan sa lakas ng loob. Hindi ako dapat umatras. Kailangan makapagsabayan. Gising ka na ngayon! Ayan na siya! Huwag kang aatras! Nagulat ako. Sa dami na lang nakalabang ko. Iilan na ang mayroong suntok na kasing lakas ng suntok niya. Hindi ko inakalag ganito siya kalakas. Kung kaya, kung kinakailangan, dapat napatulog ko siya agad. Ayun na siya! Dapat maunahan ko! Kuha ba yung tulog si Makonochi? Sumasagot naman si Bart! Walang umaatras sa kanila! Malapit ang bakbakan talaga! Ganito mismo ang sinabi ni Tanda na mangyayari. Pareho silang infighter. Kung sino makalamang dito, siyang mananalo. Gawin mo lang kung anong inensayo mo! Yung paulit-ulit mong inensayo! Walang problema. Nasaan na namin to. Sumisiklab talaga sa lakas ng mga suntok nilang walang humpay! Wala talaga umaatras sa kanilang dalawa! Kanan ni Bird! Body blow ni Makonochi! Nagkasabay ang kaliwa! Tama na! Tumunog ang bell! Tapos na ang round! Napakatinding unang round! Napuruan sa opisa si Makonochi pero nakabawi siya kay Bird bago natapos ang round! Hindi ng labang to! Awis na ako! Isang round pa lang sila! Grabe, napakatindi talaga ng ating dalawang boksingero ngayong gabi! Kailangan purihin natin ang pagbuboksing ni Makonochi. Nasabayan niya si Vork, ang dating amateur boxing champion. Talagang kapuri-puri. Marami kasi natutuhan sa kanya batang yan eh.
Hindi mo siya kayang tapusin sa isang round? Mahirap. Hindi ordinaryong lakas niya, tsaka matibay din siya talaga. Kulang 3 minuto para pataubin siya. Hindi ko kaya. Kakailanganin pa bang payuhan kita, Vorg? Pwede ko siyang labanan ng malayuan, tapos labangan ko sa puntos. Pero susugod siya. Baka lalo lang niya makuha yung rhythm niya, kaya wag na. Kailangan sa mahalapitan pa rin. Matatagalan lang pero... mapapataob ko siya. Kung matalo siya sa sarili niyang estilo, di na siya papalag. Oo nga, pero delikado pa rin ang bawat suntok niya. Mas magaling pa rin kung tataposin mo kagad, kung may pagkakataon. Gamitin mo ang White Fang! Ano bata? Anong masasabi mo sa World Amateur Champion? Malakas siya! Nung unang parte ng round, napuruan ako bago ko nalaman kung ano na nangyari. Natakot ka yata eh. Opo. Parang nasa loob ako ng hawla ng isang mabangis na hayop. Eh ngayon, marami ng malalakas na kalaban ang nakatapat at tinalo nitong batang to. Hindi na siya basta-basta kinakabahan lang, higit pa sa lahat ng nakatapat niya. Matinding pressure ang nararamdaman niya kay Vorg. Pero, napansin ko kanina, wala rin akong pupuntahan. Kung nasa loob ka ng kulungan, wala ka rin takas. Kailangan unaan mo na lang sa pag-atake. Oo, ganun na nga bata. Magandang laban ang pinakita mo nung patapos ng round. Ituloy mo yung ginagawa mong strategy. Opo. Huwag kang matakot na matamaan. Opo. Kung may pagkakataon, gamitin ko raw ang White Fang. Hanggat maaari, ayokong umabot sa ganun. Halos sabay na suntok sa ulo. Buti kung yung laban lang ang matapos. Uppercut mula kay Vorg! Matinding bakbakan na naman tulad ng unang round! Tuloy-tuloy na presyo sa isa't isa! Nakakakib ka pa ng isa! Mukhang sa ilalim bumabalat si Makunochi! Sige! Ganyan nga! Umatake ka pa! Mukhang napaparami na mga tinatamang suntok ni Makunochi! Lumalabas lang na talagang angat pa rin talaga si Vorg sa kanya. Mas maganda ang depensa niya. Isa sa unang tinuturo sa mga boksingero sa Russia ay ang pagsuntok habang hindi tinatamaan ang suntok ng kalaban. Malakas ang alaga mo. Makakatagal na siya ng 5 minuto. Ngayon lang may nakipagsabayan sa boksingero ko na tumagal na gano'n. Pero lumilitaw na ang nakinaagwa ko na. Huwag ka nga! Aabot pa kaya siya sa susunod na round? Lumabak ka pa! Sige lang iyo! Huwag kang titigil! Ang ganda ng kombinasyon na yun ni Vorg! Una sa katawan tapos inundan sa ulo! Ano? Sa'yo! Titiis pa rin ang lahat ng yun. Sapat na yun para makapagtabagsak ng iba kong kalaban. Hindi pwedeng minto. Kailangan sumuntok ng sumuntok. Masasaktan pa rin siya sa mga suntok mo! Sige pa! Umagsak ka na! Ayokong lumalapay parusong tinatanggap mo. Ayokong sirain ang buhay mo. Hindi akong makita maging gulay ka dahil sa suntok ko. Lumagsak ka na! Parang inaalalayan niya ang suntok niya! Lumagsak ka na ngayon! Ang suntok na yun ni Makunochi! Nahuli na doon ang dating World Amateur Champion na si Vorg! Knockdown na! Nakabit na niya yung tinuro mo sa kanya! Ayos na ayos! Balagsak siya! May tinago ka palang hindi ko nalalaman. Nabigla si Vorg sa nangyari sa kanya! Nasaktan din kaya siya? Makakatayo pa ba siya? Anong klaseng suntok yun na nakapagpabagsak kay Vorg? Alam niyo ba? Parang left hook. Pero sa ilalim ng galing tapos sumama pataas. Medyo pareho pero iba pa rin sa smasher. Ituturo ko nalang sa mga mahihina ko konti nyo kung ano yun. Ang suntok na yun ay... Kassel punch! Yun ang kadalasang finishing blow ng dating World Heavyweight Champion na si Floyd Patterson. Ganun ba? Pang heavyweight naman pala talaga. Matindi talaga ang lakas niya. Kassel punch! Hindi matututunan lang sa isang araw. Kinakailangan ng mahabang pag-iensayo. Pinaghandaan niya yun. Eksakto, pati yung agulo. Hindi na makakatayo yun. Hindi. Kulang kasi hindi niya nababa ng huso ang buong katawan niya. Humina na rin kasi ang tuhod niya dahil sa mga parusang natamo niya kanina. Tsaka bago tumama sa base ng reflexes ni Vorg, naharang ang kaliwa niya. Sayang ang pagkakataon.
Twerk, kung mayroong bagay na pwedeng ibinta sa pagboboxing mo, isa lang ang masasabi ko. Masyado ko mapait sa kalaban mo. Makakaramdam ka pa rin ng awa. Yun ang isang problema mo hindi pwede sa isang pro-boxer. Alam mo naman akong hahanapin sa kahit anong libro ng boxing, hindi lilitaw doon ang salitang awa. Kung hindi mo tutuluyan, ikaw ang matutuluyan. Kung ganyan ka na ganyan, hindi ka mananalo! Fight! Kailangan umatake siya. Pero parang meron pang natitirang lakas si Vorg. Huh? Pagkakatang ko na itong. Kailangan umatake! Sumugod na agad itong si Bakunochi! Delikado pa! Huwag ka munang sumugod basta! Kailangan umatake. Kung masasaya lang ang pagkakataon kong ito, baka wala lang kasunod. Mukhang nagigigil. Akala niya yata matatapos niya. Pakagatin mo lang, Vorg! Umilig lang siya, pero hindi umurong sa akin natatayuan. Mahina na siya! Tinamaan si Vorg sa sikmura! Naramdaman niya yun! Isa pa! Marami pa pala siyang natitirang lakas. Hindi man lang niya iniinda yung mga suntok! Mag-ingat ka dyan, bata! Sigurado nasasaktan rin siya. Hindi ko pwedeng sayangin to. Naka-recover siya agad. Hindi pwedeng jab lang. Kailangan. Ayan! Mukhang bibitaw na naman si Bakunochi ng gazan pa. Isa pa! Humuli ka! Nakita ko niyang kanina. Ikaw naman papakita ako ngayon! Bumabawi na naman ngayon si Bart! Ang bilis ng mga suntok niya! Mas malakas suntok na kaysa kanina! Lumalabas na ang pangil niya! Mananakmal na ang lobo! Unang atake! Pupunitin ang balat! Kakagatin ang laman! Papaliin ang buto! Bata! Wala nang tuda! Tapos na to! Galing sa baba! Ano? Si Makunochi naman ngayon bumagsak! Parang sugot ang lobo na umaatake talaga si Vorg! Bumangon siya agad sa pagkabagsak niya kanina! Ano nangyari? Nasangga ko yung uppercut niya. Tapos biglang, hindi ko maintindihan. One! Two! Kailangan tumayo. Four! Hindi niya nakayaan ang tumayo! Bata! Five! Kailangan tumayo. Pinipilit makatayo ni Makunochi! Seven! Kaya ko pa lumaban! Fight! Hindi pa tapos ang laban! Tigil! Tumunog na ang bell! Meron pa tayong third round! Saved by the bell dito sa second round si Makunochi! Ang tibay mo talaga, Makunochi! Ang lakas naman ng Vorg! Gamit ni Makunochi ang gazelle punch. Kay Vorg naman ang white pang. Parehong hango sa hayop ang mga style na ginagamit nila. Pero lamang talaga ang lobo sa laban. Ngayon lang ako sasangayon sa'yo, Gurang! Mula na napabagsak siya, naging mabangis ang kanyang atake. Tama lang na lobo ang tawag sa kanya. Nagmamadali siya kanina. Alam niya na hindi na yun mauulit. Hindi na niya mabibigla ang alaga ko. Kitang-kita kung gano'ng kalayo ang lamang ni Vorg sa galing at talino. Isa lang ang masasabi ko sa'yo. Hindi aksidente ang pagbaksak mo kanina sa round 2. Halatang halata na hindi ka nag-ingat. Kung hindi mo siya tutuluyan, ikaw ang matutuluyan. Alam din ni Makunochi ang bagay niyon. Alam ko rin yun. Hanggat may lakas pa siyang natitira, hindi siya hihinto sa pagsuntok. Kailangan ubusin kong natitira niyang lakas. Dapat mawalan siya ng mali sa susunod na round para mawalan siya ng pag-asa.
Tatapusin ko na siya. Mas mabilis pala siya kumilos kaysa inakala natin. Yung mga one-two combination na suntok, halos sabay tumatama sa bilis. Yung suntok na nagpatumba sa akin, nanggaling po ba yun sa taas? Isipin mo, ang isang asong lobo na umatake, nakabuka ang bibig. Kahit mahinto mo yung mga pangal niya sa para, masasakmal ka pa rin ng mga pangal niya sa taas. Yung kombinasyon na yun ng White Fang at yun ang finishing blow ni Vorg. Ano pong gagawin ko? Doja Sao! Para napapaisip si Bossig, pero sigurado may sasabihin siya kay Ipo. Nangangailangan siya ng payo. Doja Sao! Manong! Bata! Ano po? Lumabang ka! Yun ang bayot? Yun lang ang payo niya? Opo! Bossig! Round 3! Manong, ano pong gagawin ko? Ano nga ba? Sobrang bilis ng kombinasyon na yun. Hindi pa natututunan ng bata kung paano dumipensa sa ganun. Hindi pa niya kaya. Coaches, off! Para napapaisip ni Bossig. Pero sigurado may sasabihin pa siya kayo, Ipo. Coaches, off! Manong! Bata! Ano po? Lumaban ka! Yun na yun. Yun lang ang payo niya. Opo! Wala na siyang pagkakataong magamit yung gazelle punch. Yung pa naman ang naisip niyang finishing blow para kay Vorg. Mukhang hindi kayang depensahan ni Ipo yung White Fang ni Vorg, ah. Anong dapat niyang gawin? Ganun lang yun, Bossing. Sinabihan mo lang siya na lumaba ka tapos wala na. Nakakailangan si Ipo na payo ninyo. Napakaraming ibig sabihin ng mga salita ngayon. Ha? Huh? Kahit konti lang nung maintindihan ng bata, alam na niya ang gagawin niya. Nararamdaman pa rin niya yung mga suntok na tinanggap niya kanina. Pero lalaban pa rin siya hanggat may natitira siyang lakas. Ganun ang pagkatao niya. Isang dakilang boksingero. Habang naghihintay siyang bumalik ang lakas niya, malamang sinibihan siya ni Kamugawa na kalimutan muna offense at mag-concentrate sa depensa sa round na ito. Huwag mong hayaan mangyari yung fort. Huwag mo nang patagalin pa ang laban. Round 3! Tatapusin ko na siya sa round na to. Umpisa ng third round at maganda na uli ang tindig ni Vorg. Mukhang fully recovered na talaga siya sa parusang tinanggap niya kanina. Samantalang si Makunochi naman ay parang mabagal ang kilos. Hindi makakailang nananakit pa ang katawan niya. Makikipagsabaya pa rin siya. Mas mapapadali akong tapusin to. Hindi ko na ito patatagalin pa. Si Vorg ang kalaban ko. Kahit nasa kondisyon pa ako, hindi ako ganun kagaling para makaiwas kanya ng patuloy nito. Sinabihan ako ni Manong na lumaban daw ako. Hindi niya yung sinabi para lang palakasin loob ko. Sinabi niya yun para hindi ko makalimutan lahat ng ginawa namin yung sayo. Sumusunod lang ako kay Manong kaya ako nananalo. Hindi ko yung babaguhin. Baka matamaan ka ng malalakas na suntok. Baka tuluyang mapabagsak ka. Pero lumabang ka. Hindi pa tapos ang laban. Lumabang ka at maaari pang mangibang iyip ng hangin. Lalaban pa rin ako. Marami pa ang pwedeng mangyari. Bukas ang depensa ni Makunochi. Para nangahamon kahit alam na natin na grabe ang parusang natamo niya. O ano? Paniopensa ka lang? Huwag kang magpapasindak. Maliwala yan. Nahihina na makatuhod niya. Kaya binukan niyang stance niya. Isang uppercut mula kay Vorg. Nagulat doon si Makunochi. Tapusin mo na. Hayaw na si Vorg. Babalag pa uli. Suntok, kaluwat ka na ng kombinasyon. Gawin ang inay sa'yo. Sige, Ipo. Huwag ka pagdadaig sa mga suntok yan. Mas niyatamaan siya. Kahit anong depensa ko niya, tatamaan pa rin siya ni Vorg. Kailangan niyang i-maintain ang guard niya dahil hindi pa bumabalik ang lakas niya. Huh?
Anong masasabi mo sa alaga mo, Kamagawa? Patay kung patay, desperado na ba kayo? Wala pa rin kayong pag-asang manalo. Lamang na naman sa palitan si Vorn! Walang magawa si Makonochi! Mukhang hilo na talaga si Ipo. Pati buhay niya, delikado na! Ang lakas at tama na yun! Stop! Knockdown na! Buka muna sa neutral corner! Bibigyan ng standing 8 count si Makonochi! Nahatulan siya ng knockdown! 1, 2, 3, 4! Kaya ko pa! Nasaan lugar ka na ba ngayon? Sa Kurakuen Hall. Pangalan mo? Makonochi. Ipo. Sige, nasa tamang pag-iisip ka pa. Fight! Tuloy ang laban! Ilang minuto pa. Marami pa akong oras. Ayan na si Vorn! Mukhang tatapusin na to! Delikadong katayuan ni Makonochi! Fight back! Knockdown na naman si Makonochi! Nakatumba agad siya sa uppercut ni Vorn! Pangalawang knockdown na niya sa round na ito! Natumba na siya bago tamaan ang kanan ko. Hindi na kailangan bilangan yan. Posse, kailangan mag-desisyon na kayo. Instinct at reflexes na lang natitira sa kanya. Lalaban niya si Ipo hanggang hindi niya tinitigil ang laban. Mas importante kinabukasan ni Ipo kaysa sa laban na to. Ito na. Nung sinabi kong lumaban siya, malinaw ang narinig kong sinagot niya. Oh? Walang alinlangan ang sagot niya. Kahit kailan natutupan niya lahat ng sinasabi niyang gagawin niya. Kahit na gano'ng kahirap ang ensayo na ipagawa ko sa kanya. Hindi ka pwedeng magpahinga na lang dyan! Boxing meets naman tayo! Hindi pwedeng magpahinga. Sick! Makinig ka! Hindi ka makakahabol sa boxing techniques ni Ford! Kailangan mas may focus ka! Kailangan magsumikap! Lakas ng loob! Sika. Lakas ng loob. Tumingin ka dito. Lalaban pa siya. Pero grabe ng parusang natamo niya. Hinto ko na kaya. Buhay pa rin ang mga mata niya. Hindi pa rin hininto ng referee ang laban, pero dalawa na ang knockdown ni Makonochi. Dahil sa 3 knockdown rule, hindi na pwede ituloy ang laban kung mapabagsak siya sa round na ito. Kung tinamaan ka noong kanan bago ka na patumba, hindi ka na makakatayo. Wala ka nang natitirang lakas, sandali ka na lang. Gawin ang inensayo. Gawin ang inensayo. Dali! Dito na sumuntok, bata! Dito! Makakasuntok pa pala siya! Isang right hook mula kay Makonochi! Nagulat dun si Vorn! Sayang, kulang yung hakbang niya. Bilisan mo pa yung hakbang mo papasok para gumana yung spring sa tuhod mo! Ano nangyari yun? Hindi pa ba siya nangihina? Sige pa! Suntok, suntok, suntok! Namuhay na naman bigla si Makonochi! Sunod-sunod na suntok! Hindi makasagot si Vorn sa kindi ng preso na tinatanggap niya! Ganyan nga! Gawin mo lang yung ensayo mo! Ganyan lang iho! Hindi talaga magpapatalo, pero huling lakas na yan! Sa pulang kanan ni Makonochi! Huwag kang hihinto! Sumunto ka lang! Dito naman! Dito! Hindi pa rin humihinto si Makonochi sa pag-aatake niya! Ayos iho! Sige pa! Sugod pa! Mukhang dulot ng desperasyon ng walang humpay na suntok ni Makonochi. Anima sigudo na lang ang natitira! Hiya! Umabang ka sa kanya iyo. Umabang ka. Stop! Natapos ang round 3. Nakakagulat talaga si Makonochi. Dalawang knockdown na tinamo niya. Pero lumalaban pa rin. Ayaw pang matapos ang laban. Manong. Huwag ka na magsalita. Magandang pinakita mong laban. Nagagawa mo yung inensayo mo.
pinipilit mo talagang sundan lahat ng tinuro ko sa'yo. Siya ko nang gagantimpalaan ka sa ginagawa mo. Namumutla ng mukha niya malapit sa kapusin. Ang galing. Ang galing niya talaga. Magaling nga talaga yung si Ford. Hindi biro ang lakas na taglay niya. Hindi po. Hmm? Ang galing talaga ninyo, Manong. Ano? Hindi ko na alam kanina kung anong gagawin ko. Inisip ko na lang. Hawak niyo yung boxing mitts tapos sumusuntok ako. Gaya ng binigay niyong ensayo sa akin. Tapos, tumatama talaga yung mga suntok ko. Ang galing niya talaga. Iyo, bakit ganun? Bakit nakakatayo pa rin siya hanggang ngayon? Ilan na yung suntok ko na dapat nakapagpatulog sa kanya? Kaya kong ipaliwanag kung bakit nakakatagal pa rin siya ng ganito, Vork. Yung spring sa tuhod niya. Maganda ang pagkaka-develop nila sa mga muscle at litid niya sa tuhod. Makakatulong yun para ma-absorb ang impact ng suntok mo. Kaya i-absorb ang impact? Ganun nga. Masasabi kong magaling na trainer yang si Kamogawa. Dinedevelop niya lahat ng parte ng katawan ng alaga niya. Sa tingin ko sa ngayon, mukhang hindi mo pa kakayanin patumbahin siya kaagad. Mabuti pa ganito ang gawin mo. Katawan muna ang tirahin mo para tuluyan ang bumigay ang mga paa niya. Siguradong hindi niya magagamit ang gazelle patch. Wala na siyang ibang pwedeng gamitin. Kumalma ka lang, iho. Opo. Coach is out! Sige ba, iho! Lumabang ka ng husto! Opo. Konting pagsusumikap na lang ang kailangan mo! Coach is out! Huwag kang hihinto sa paglaban! Siguradong makakas... Coach is out! Hindi pa tapos ang dialogue to! Bossy! Konti na lang. Konti na lang. Round 4! Umabot pa po tayo sa round 4. Halos sa tapos na ni Morgan laban noong huling round. Pero meron pa palang natitirang lakas si Ipo Makunochi para makaligtas sa third round. Ang tanong na lang ay, paano sa tatapusin dito sa round na ito ng napakalakas na si Borg? Napakalakas sa suntok sa katawan! Ano? Mukhang katawan naman ngayon ang tinitira ni Borg. Uubusin na niyang natitirang lakas sa katawan ni Makunochi. Kaliwat kanan sa katawan na natatamo ni Makunochi. Mukhang hirap na talaga siya. Masama ito. Hindi na niya maangat yung mga talampakan niya. Hindi na makakatulong mag-absorb ng impact ang spring sa tuhod niya. Hindi na niya makakayanan ng mga suntok sa kanya. Medyo nahirapan sa paghinga kanina si Ford na nagpapahinga siya. Ngayon ko lang siya nakitang ganun. Kamugawa, magaling ka talaga. Magaling din ang boksingero mo. Siguro kung madadagdagan pa ng dalawang taon ang pagsasama niyong dalawa, hindi ko na masasabi kung sino mananalo sa labang ito. Sampung taon na rin ang nakalipas. Marami na rin ako nahawakang malalakas na boksingero na naging world class. Sa katagalan, nawalan ako ng gana sa pagtitrain kahit may nakikita akong boksingero may potensyal. Tapos, nagkita kami. Gusto ko pong maging malakas! Gusto ko pong lumakas! Dahil meron akong kinakailangan alagaan! Nagpasalamat ako sa Diyos. Wala nang hihigit pa para sa isang trainer na tulad ko na magkaroon ng tipang karaniwang alaga. Wala na akong inatupag kundi turuan at bantayan siya para lumabas ang lakas niya at taglay niyang galing. Siya mismo ang ipinagmamalaki ko na pinagbuhusan ko ng buong buhay ko. Sapol sa tagiliran si Makunochi! Hindi! Bumigay ng mga paa niya! Ford! Sa ulo! Bumigay ng tuhod niya! Babagsak niya pag tinama mo sa ulo! Umaatake na si Ford! Ang lalakas ang suntok niya! Hindi niya pinapansin ang depensa ni Makunochi! Tatapusin na niya dito ang laban! Ano nangyari sa'yo, Makunochi? Di na ito makakaabol ngayon! Pinipilit pa rin niya lumaban pero mukhang talagang wala na! Ang kinakatakot ko lang, sobra ng parusang natamo niya! Ibayan mong loob mo iyo. Kayanin mo yan. Bossing,
Hindi na magtatagal, bubukas na ng tuluyan ang depensa niya. Kahit kinakaya pa niya huwag bumagsak. Paubos na talaga ang lakas niya. Wala na siya sa data para ipanglaban kay Borg. Meron. Meron pa siyang natitirang sandata. Ha? Huh? Kung puro lakas lang ng suntok ang kaya ng batang yan, hindi ko na lang sana siya tinanggap para maging alaga ako. Ang totoo, yung una ko siyang nakita, wala akong nakita ang potensyal sa kanya kahit konti para maging boksingera. Pero ang batang yan na mukhang walang patutunguhan sa mundo ng boxing, nagpakita sa akin ang kakaibang lakas. Hindi siya nawawala ng loob. Hindi nagpapatalo. Hindi yung maatras. Kahit ilang ulit siyang tamaan at mapabagsak, ilang ulit rin siyang tumayo at nagpatuloy makipaglaban. Ang sandata niya, katapangan. Kahit na gano'ng kagaling ang trainer, kahit gano'ng katagal siyang mag-aksaya ng panahon, hindi niya matuturuan ang katapangan ng alaga niya. Nasira na ang depensa ni Makonochi! Hulo na kita! Tinamaan na naman sa Sigmura si Borg! Bumawi na naman siya sa kanan! Manhid na mga paa ko, pero nakakasuntok pa dalawang kamao ko! Panay sa katawan ng mga suntok ni Makonochi! Nakasandal na lang sa lumid pero lumalaban pa rin! Kaya mo ba yan? Sige pa! Makakahabol ka ba? Huwag kang mapatalo! Ang lakas ng kanan ni Borg, mukhang patumba na si Makonochi! Masyado siyang malapit. Hindi ko masundan ang suntok. Sumusuntok pa rin siya habang nakasandal kay Borg. Hindi pa tapos. Hanggat nakakasuntok pa ako. Yun ang sinabi sa akin ni Manong. Hindi pa tapos. Kailangan ituloy ang laban. Marami pa ang pwedeng mangyari habang lumalaban pa ako. May pag-asa pa rin ako. Hindi ako magpapatalo. Manood ka! Makonochi! 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 Isang matinding laban na naman ang pinamamalas ang ating dalawang magigiti na magkatunggali. Pinipilit pa rin lumaban ni Makonochi kahit ang lalambot na ang tuhod niya. Makonochi! May lakas pa ako. Kaya ko matong. Makonochi! Hindi ako makasigil sa ginagawa niya. Huwag kang ngayinto, iho! Konting tiis pa! Konting pagsusumika pa! Ano? Meron pa ba sila inaasahang mangyari? May milagro pa ba darating? Sabol sa kaliwa si Ipo! Ah! Natigilan din ang mga suntok ni Makonochi! Sa wakas! Wala na. Hindi ko na kaya. Ipagpatawad mo, Manong. Wala na akong mabibigay. Wala na! Tapos ka na dito! Sumablay ang kanan ni Borg! Hindi niya inaasahan yon. Balan siya sa suntok ngayon! Anong nangyari? Ba't nagkaganito? Hindi ko maintindihan. Ang bigat ng katawan ko! Anong nangyayari sa'yo? Borg! Nangyari na rin sa wakas. Bata! Patigasin mong kamao mo! Lahat ng natitira mo pang lakas! Ibuhos mo na ngayon! Sige na! Napatalsik si Borg sa suntok ni Makonochi para biglang nabuhayan siya! Ayos! Ituloy mo lang ang atake! Kaliwa! Hindi! Nagsaka na niya! Anong nangyayari? Ba't hindi siya nakakaiwas? Naubusan na siya ng stamina. Hindi pwede. Makapat na round pa lang to. Mahihirapan silang tangkapin pero malaki ang pagkakaiba ng amateur sa professional boxing. Dito, hindi ka na gumagamit ng magagaan na gloves. Hindi ka na rin nagsusot ng headgear. Hindi halos makukumpara kung gaano kadali maubos ang lakas dito. Hindi suntok ng alaga ko nang walang dahilan. Lahat ng suntok niya nagdadagdag sa presyo na binibigay niya sa bata mo. Yung pagod na hindi niya namamalayan mula pa kanina, bigla na lang sumabog na parang vulkan. Akala ko desperado na sila kaya hindi sila huminto sa pag-atake. Pero ito pala ang balak nilang mangyari. Inaamin kong ulyanin na ako. Wala akong ibang naisip na paraan para manalo kundi ito. Masyadong mapanganib na plano.
Ngunit nakayanan pa rin ang bata. Hindi niya ako pinahiya. Napapaatras si Ward. Binubusan ni Makulotsi ang lahat para hindi mapakawalan ang bihirang pagkakataong ito. At dikit ng katawang ko. Parang hindi akin ang katawang to. Huwag kang naatras, Ward! Malalamangan ka niya! Sumuntok na naman si Ward. Pero parang mahilak kaysa kanina. Mukhang nararamdaman pa na yung mga natangon ng suntok. Hindi pa tapos ang laban. Mananalo ka ba, Ibo? Oo nga, isang suntok lang. Babaliktad na yung laban. Ituloy mo lang yan! Mananalo ka pa, bata! Huwag ka na, Transport! Kung hahayaan mong atake niya, magkakaroon siya ng panibagong lakas! Napakatindig sa aguta na naman! Hindi natin alam kung saan napapunta ang labang ito! Kitang-kitang pagdudusin natin, hindi na kasi nakas ang mga suntok nila gaya kanina. Pero meron pa silang parehong sumasabog na suntok. Ang Gazelle Punch ni Makunochi at ang White Pang ni Ford. Sa palagay ko dyan na malalaman kung sino talaga mananalo sa laban. Ganon din ang iniisip ko. Kaya lang malabo na magamit pa ni Ibo yung Gazelle Punch niya. Malabo na talaga lagay niya. Sumusuntok lang siya para hindi matamaan. Kung mapuruan ko siya, sigurado may iyong mga kilos niya. Ako siya ng gusto. Kung gagamitin na naman niya yung Gazelle Punch, lamang siya kung tatagal ko pa ng laban. Mas mabuti pa kung hayaan ko ubusin niya ang lakas niya sa Gazelle Punch. Sasangga ko lang yun, saka ako siya bibigyan ng White Punk ko. Sablay ang parang ni Ford! Naka-forma para sumagot si Makunochi! Nahuhuli ko siya! Mukhang bibigyan lang! Sige, halika rito! Masyadong maaga, bata! Nag-aabang lang pala siya! Pakalgat lang yung kanang mintis niya! Hindi ko dapat ituloy ito! Kailangan minto! Kabisado ko ng mga galaw mo! Wala ka na mapupunta ang iba! Hindi ako makahinto! Hindi! Hindi! Gazelle Punch si Makunochi sa sikmura na ginamit! Unang nagpasabog sa round na ito si Makunochi! Ibinukan niya ng todo yung stance niya para sa sikmura tumama yung Gazelle Punch niya. Mas kakapusin ang hininga si Vork! Ikaw bata ka! Pinabibili mo ako talaga! Bossing, iba klase si Ipo? Oo! Ayan na naman si Makunochi! Ilang beses ko na rin ito nakita! Parang matatalo na siya! Tapos makakahalap siya ng panibagong lakas at siya ang mananalo sa huli! Ayan na! Napabagsak na niya si Borg! Down! Sa neutral corner muna! Nagawa na naman ba ni Makunochi ang imposible? Ayos ka! Ipo! Bossing! Nagawa niya! Nagawa na naman niya! Buong tiwala binigay ko sa kanya at hindi niya ako binigo. Wala nang higit pa sa ganito. Ikaw, Ramda, aaminin ko sa'yo magaling ang alaga mo si Ford. Nakakasilaw ang galing niya pero sa sobrang silaw, nabubulag niya kahit ang matalas na mata ng sarili niyang trainer. Naiintindihan ko rin kung bakit hindi mo naiisip kung anong mangyayari kung sakaling kapusin siya ng hangin. Hindi mo nakikita ang anino kapag napakaliwanag ng ilaw. Hindi ko siya tinuruan para sa ganitong sitwasyon. Hindi niya na alam kung paano pa siya lalaban kapag ganito. Baka matalo siya. Baka matalo ang bata ko dito. Delikado. Bihira makaparad ng ganitong palitan ng knockdown pag lima na nila to. Eto na nga kaya ang huli. Biglang bumagal ang mga kilos ni Volk. Alam niyo man ang mangyayari ito. Ito yung inaasahan niyang mangyayari. Ang galing ng ginawa mo, Iho! Hindi ka tumigil sa atake mo! Pinuruhan niya sa sikmura si Volk na kinakapos na ng hangin. Tapos binigyan pa niya ng 1-2 combination sa ulo. Imposible lang makatayo pa si Vork o kahit sino pang tamaan ng ganun. Pinipilit pang makatayo ni Vork. Makakaya ba niya? Makakatayo pa ba siya? Bumagsak uli! Hindi na kaya nang tumayo! Huwag ka nang tumayo. Huwag ka nang tumayo!
Labo ng paningin ko. Nahina ng katawan ko. Wala na. Inay! Inay. Inay, ano nangyari sa inyo? May ibon na naman ba kayo? Magpahinga na lang kayo, inay. Tatawag ako agad ng doktor. Hindi nyo na lang po ako. Ako bahala. Ang bigat ng katawan ko. Hindi ako makagalaw. Bakit ba napakahina ako? Kung kasing lakas lang sana ako ng lobo na yon, mahalagaan ko rin si inay. Kung malakas lang sana ako. Kaya ng isang lobo. Kayang mabuhay kahit sa malamig na panahon. Kahangahangang kumakaw na may buong dangal. Mula nung araw na yon, pinilit ko maging malakas tulad ng lobo. Naging boksingero ako para maging malakas ako. Inakala ko naging parang lobo na nga ako. Pero kung hindi ako makakatayo, kung hindi ko makakayanan ang katawan ko, wala pa rin akong pinagkaiba mula noon. Fix! Kailangan tumayo. Hindi na ako batang napakahina. Kahit malubog ako sa malalim ng lobo, makakatayo pa rin ako gaya ng lobo. Inay! Inay! Malakas na! Ang anak nyo! Nakatayo pa rin si Vorg! Paano? Vorg! Kaya mo pa ituloy? Fight! Tuloy ang laban! Matinding fighting spirit niya! Akala ko, panalo na ako sa pusta natin, Gurang. Tapusin mo na, bata! Panay kumbinasyon hanggang bumagsak! Pagkakataon na, hindi na pwedeng palampasin pa uli. Tapusin mo na, Makunochi! Knockout mo na yan! Tuloy-tuloy ang atake ni Makunochi. Hindi sumusuntok si Vorg. Kung hindi dahil sa lubid, mukhang babagsak na siya. Makakakita ka kaya tayo ng isang napakalaking upset ngayong gabi. Nag-clinch na lang si Vorg, pero mukhang pagod rin talaga si Makunochi. Brick! Bitiwan mo siya, Vorg! Bitiwan mo siya! Ref, ano ba yan? Holding na yan, oh! Vorg, parang hindi ka World Amateur Champion, ah! Sa wakas, nahiwalay rin sila ng referee. Parang survival round ito para kay Vorg! Huwag ka magpapahinga! Huwag mo siya magbibigyan! Umatake ka! Kailangan sumugod! Kailangan sumugod! Halos ubos na rin ang stamina ng bata. Kailangan matapos na niya dito. Maunang sumugod si Vorg! Pero yung kailang light and quick na jab niya, ngayon parang slow motion na! Ang tibay mo talaga, bata! Galing ka ba, Vorg! Ganyan lang, Vorg. Umaasa ako matapos mo pang round na to para makabalik ka dito. Pero meron ako kailangan sabihin sa'yo. Dapat ko masabi sa'yo yun. Sumunto ka naman, Makunochi! Malalaman ka kanyan! Sumunto ka! Nasira ang depensa ni Vorg! Ayan na! Huli mo na siya! Vorg! Stop! Muntik na niyong ilabas yung White Fang. Ayos ka, iho. Nasa atin ang momentum. Sobra ng pagod si Vorg. Hanggang mga jab na lang yun. Wala ka nakakatakutang suntok. Tapusin mo na sa susunod na round. Opo. Pero, meron pa rin siyang suntok na kailangan ingatan. Siguradong gagamitin pa rin niya yung White Fang.
Nananakit na buong katawan niya. Kasalanan ko. Hindi ko pinag-isipan na magkakaganito ang laban nila. Kulang ang paghahanda na ibinigay ko sa kanya. Ano po gagawin ko sa susunod na round? Sabihin niyo po. Makinig ka, Perk. Meron ako kailangan sabihin sa'yo. Pero nung nakita ko ang mga mata mo, hindi ko na pa na kailangan sabihin pa. Hindi mo na kailangan ng payo, bata. Matapag kayo. Coaches up! Tiyan mo yan, Perk. Gamitin mo ang lakas mo sa kamao. Talunin mo si Makunochi! Tapusin mo na to, Iho. Wala na akong kailangan paliwanag. Ito na ang huling round sa labang ito. Mukhang dito na sa round na ito magkakaalaman talaga. Sino ba talaga ang mas matibay sa kanilang dalawa? Si Makunochi ba o si Vork? Ang galing mo talaga, Bossing. Alam na alam niyong ganito nga mismo ang mangyayari. Wala nakakalusot sa inyo. Mali ang akala ko. Ha? Huh? Hindi ko naisip na lalagpas pa ng apat na round ang laban na ito. Hindi ko naisip na may lakas pang matitira si Vork para makatayo nitong huling round. Hindi ko inaasahan yun. Yung tuwalya. Ha? Nasa limitasyon na ang parusang natamo ng bata sa katawan. Delikado na pati buhay niya kung tatamaan pa rin siya. Kalingan mo, Iho. Hindi ka pababayaan itong ulyanin na coach mo. Ngayon lang ako nagsalita sa kanya tungkol sa fighting spirit at lakas ng loob. Akala ko na ituro ko na sa kanya ang lahat. Isa pala yun sa dapat ituro habang maaga pa lang. Vork! Kahit hirap ka, hirap na rin ang kalaban mo. Kaya mong talunin yan, Vork! Huwag kang papatalo! Nasa gitna sila ng ring. Nakatayo lang at pareho nakabuka ang kanilang stance. Hindi nila gagamitin ang stance yan para sa pag-atake. Pinababa nilang center of gravity nila para hindi sila agad mapabagsak. Hindi naaabot sa susunod na round to. Pareho silang susunod hanggang may isang bumagsak. Mawawalan muna sila ng malay bago sila magpatalo. Pareho iniisip namin. Hindi ako magpapatalo. Ako mananalo, Makunochi. Nag-umpisa na ang bakbakan! Parehong malalakas at matitibay na infighters! Wala nang atrasan to! Sa kaming hindi humihinto. Hindi ko na alam kung anong nangyayari, kung anong sinusuntok ko, kung anong tumatama sa akin. Matatapos na ba ang round? 2 minuto pa ba ang natitira? Kailangang mag-ingat pa rin. Siguradong gagamitin pa rin niya yung white pen. Delikato na lagay ng bata. Magkakatalo na lang kung sino mas matibay ang puso. Galingan mo, Vork! Kinakapos ako. Wala na akong hangin. Kanan ni Vork! Sa pulang mukha ni Makunochi! Ngayon na! Mukhang bibigyan pa niya ng white pang combination niya! Ito ng lahat na natitira kong lakas! Ang bilis ng white pang combination niya. Nabaliwala lang. Ubus ng hangin ko. Kailangan kong huminga ng malalim. Kasing punch.
Nagpasabog ng Gazelle Pals si Ipo Makolachi! Juan! Inumpisa niyang bilangan si Borg! May pag-asa pa kaya siya? Three! Nakaluhod pa rin sa isang taas si Borg! Five! Nakasandal rin. Hindi ko na talaga kaya. Mukhang tatayo pa talaga si Borg! Nakatayo na! Seven. Nakatayo pa rin si Borg! Zangief! Mapapakita ba niya sa referee na kaya pa niyang lumaban? Eight! Kailangan itaas ko ang kamay ko para hindi mahintindi ko ang laban. Wala na akong natitirang lakas pero ayokong matapos ang laban ng ganito. Ngayon ko lang nalaman. Totoo pala. Inay, hilig ko pa rin pala talaga ang boxing. Ito talaga ang gusto ko. Ten! Hindi nakaabot sa bilang si Borg. Natapos yun ang napakatinding laban na ito. Naubusan ang lakas si Borg. Isang nakatitinding balahibong come from behind knockout victory na naman na nasaksihan natin mula sa Class A Tournament Featherweight Champion ng taong ito, si Ipo Makunouchi! Iho! Paano? Nanalo ako! Nanalo po tayo! Oo! Oh, ang galing mo! Ang galing mo, Iho! Nagmamalaking karga-karga ngayon ni Mr. Kamagawa, kaya paboritong alaga! Tuwang-tuwa sila ni Makolochi na parang nanalo sa isang world title match! Ang galing talaga! Borg, maghintay ka lang. Dadalhin na ang stretcher. Huwag na. Okay lang po ako, Coach. Kaya ko pang maglakad. Ang ganda talaga ng panalo mo. Ang galing mo, Iho. Borg! Ang lakas mo talaga. Natalo ko. Borg! Ang galing mo rin, Borg! Para sa amin, pareho kayo nanalo ng dalawa! Parang napakarami na napag-usapan natin sa lapang ito. Naging malaking aral para sa akin ang mga natutunan ko ngayong gabi dahil sa'yo. Nagkataon lang na bata kong nanalo ngayong gabi. Ang ganda talaga ng laban nila. Yung boksingero mo, napakahusay talaga. Ipo! Ipo! Bigla na lang tumumba si Makunouchi. Bihira makita ang ganito na ang nanalo ang dinala sa stretcher palabas. Nagpapatuloy lang kung gaano katindi ang laban na nasaksihan natin. Malakas na palakpakan na bumabati sa ating dalawang manlalaban! Nanalo yung dihato kong bata! Okay, Gurang! Ako nanalo sa pustahan natin! Ilabas mo na lahat ng pera mo! Ha? Basa na yung Gurang na yun! Nagawa niya na sinabi niyang gagawin niya. Siya na ngayon ang number one challenger ko. Hindi ko ibibigay sa kanya ang championship belt ko. Hindi niya makukuha sa akin yun. Hindi niya ako matatalo! Ipapakita ko sa'yo, Ipo Makunouchi! Mabuti na lang at bumaba na ang lagnat niya. Ang ganda talaga ng laban! Sa mga mahilig manood ng boxing, siya talaga ang iniidolo ngayon ng marami. Idolo ko na raw ngayon, Iho. Kung hindi ka nagkakaganyan pagkatapos ng laban mo, masaya rin sana ako. Tuloy! Magandang araw po. Sinabihan ako nandito raw si Makunouchi. Bibisita sana ako. Ma'am, kayo po bang inay itong si Makunouchi? Patawad po. Ako po may kasalanan. Patawad po, sorry. Ikaw naman. Huwag mo intindihin yun. Ganun naman talaga ang boxing, hindi ba? Mukhang marami ka rin na tamang sugat sa katawan mo. Ho?
Ikaw si Vorg, hindi ba? Maupo ka muna. Natutulog pa kasi siya. Kumain ka muna ng konti. Ipagbabalik kita ng mansanas, okay? Kain ka, ha? Opo. Parang natutulog na bata, hindi ba? Ganyan talaga yan mula pa noon. Heto. Salamat po. Ang sarap po talaga. Talaga? Paborito ko nga yan eh. Naku, baka gusto niyo hati tayo. Huwag na. Para sa ilat yan. Pinagbabalat rin ako ng mansanas ng inay ko sa amin. Nag-aalala kayo siguro? Oo naman. Gusto ko nga sana pagsabihan na huwag na niyang isipin yung nararamdaman ko. Pero dati kasi parating kinakawawa yan ng mga kaeskwela niya. Tapos may nahanap siya na gusto niya talaga. At talagang pinagbubutihan niya ang boxing. Kapag nakikita ko kasi siyang ganun, hindi ko kaya magreklamo sa ginagawa niya. Iba kasi pag nakikita na isang nanay na nagsusumikap ang anak nila, hindi ko pagpapalit kahit sa ano. Mauna na po ako. Pakisabi na lang po sa kanya na dumalaw ako. Naku, teka ipo. Nandito si Vork para dalawin ka. Hindi na po. Wag na po. Pasensya ka na, ha? Mag-uwi ka na lang kahit isang mansanas lang. Maraming salamat po talaga. Nagdadalawang isip pa kasi ako. Hindi ko alam kung ano isusulat ko kay inay. Baka mag-alala lang siya. Ano kayang iisipin niya kung sasabihin kong natalo ko? Siguradong lalong mag-aalala yun. Pero dapat sumulat na ako kay inay. Andahan ko nang dapat ikwento sa kanya. Andahan ko nang nakilalang mga tao. Hindi ko na alam kung alin ang una kong isusulat eh. Saan na kaya ako mag-uumpisa? Saan nga ba? Pero alam ko na kung ano isusulat ko sa huli. Huwag po kayo mag-alala, inay. Pinagbubutihan ko po.